seconds remaining. Dire team back. Points your way. Yun! Naku, ang bilis. Yun, nandyan na nga tayo mga kaibigan. So, congratulations sa TNC. Masaya tayo ngayon. Masaya tayo ngayon. Kasi nga, parang sobrang hard fought nung victory nila against VGJ Storm. Akala natin nung game number one, malas na sila Calbs. Kasi talo na ng game one. Pero guys, TNC, pag natatalo ng game one yan, siguradong mananalo ng game two. Kinabahan tayong lahat dito eh. Sumigaw tayo lahat eh. Oo, kinabahan lahat. Pero yun na nga, TNC magpo-proceed sa next round. Susunod nilang kalaban, yung kaagaw nila sa slot, which Optic. Is Optic Gaming. Ako, delikado. Sayang, hindi nanalo yung si Sumil eh. Sumil versus PPD kanina. Oo, Sumil Salty. Versus PPD. Pero yung magkapatid na Hasan, tanggal na. Ayan, shoutout nga pala kay Ranjoy. Ayan, hello sa'yo, magandang hapon. So, eto. Vici Gaming, Bane Kungka, and opening naman ng Mineski. Ayun, Disruptor at Pangolier dito ni Ice Ice Ice. Nilabas agad yung ano ni Ice Ice Ice. Kasi napapansin natin, Jazz, na palaging inuuna yung ban ng mga heroes ni Ice Ice Ice. Kaya might as well pick it on the first phase. Seryoso. Kasi, pero kahit na ban mo lahat ng heroes, kahit magtira ka lang ng isang hero sa Dota, nagagamit pa rin ni Ice 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 sa offlane yan. Sigurado. Okay. Sobrang dami niyang hero. At least, ngayon, ano namang naban sa side ng Vici? Wala na rin dito. Yung mga support na lang. Ayan. Pero eto ah, binan dito ng Mineski. Doom, Monkey King, Luna, Skyrat, Lycan. At para naman dito sa side ng Vici, IO, Windranger, Nightstalker, Clockwork, and Ember Spirit. So ayan na nga, third pick for Vici, guys. Maraming mga tropa dito from Focus Fire. Yun. Nagtatanong, regular na ba daw si Sean dito? Special. 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 Parang special choice. Dalawang order, special. Ayan. Pero yun, si Wakatoshi nanonood dyan. Si Boss Pau and the Ma'am Arlene na nanonood din. Congratulations nga pala again sa TNC. At Tita Levy. Oh, Tita Levy daw. Shoutout sa inyo. Ayan. So, magandang hapon. And... Wow! Pero ito, Vici Gaming yun! Bloodseeker! Bloodseeker agad. Maganda doon mag-pick ang Bloodseeker kasi even na mag-Rolling Thunder, tung Pangolier, kayang-kaya na i-counter lang ng Rapture. So, ititigil na lang ni Ice Ice Ice. Kung mangyari yun. Ayan, Unscared, hello sa'yo, magandang hapon. Ayun. Ay, si Cluster yun, si Cluster. Unscared, oh, Sacred Cluster, yun. Cluster. Oh. Si Cluster pala. Pwede ba pa-preview ng playoff bracket dyan? Playoff bracket? Lower bracket nga pala itong mga Sera. Ang matatalo dito, wala na sa tournament. Yun. Meron ba dyan, Direk Eric? Meron. Mamaya ilalagay. Lalagay daw mamaya mga Sera. Pero guys, may giveaway pa rin tayo mamayang gabi, which is dalawang arkana, right? Dalawang arkana, yan. Pudge at CM. So, yung mga gustong mag-gipsub nyo na. And yung mga gustong mag-subscribe, subscribe na kayo. Alright? Yan. Third pick for Mineski. Yan, nalabas na dito yung Disruptor ni Ninja Boogie. Ganda daw ng Pudge. Siyempre, arkana yan. Oo. Yun, Wang B, shout out sa'yo. Yan, nanalo na rin dalawang beses. Isang arkana nung June, I mean, nung May, and then isang arka ay yung set 200, I mean, 2,000 pesos SWC. The Visayan Duo Casters daw. So, sa in-game na lang yung bracket mamaya kasi ginagawa pa. Pero, Naga Siren, ayun. Yun, no? Naga. Jobs Naga. So, this will be the Naga Siren na sleep setup at saka yung Disruptor agad, Static Storm. Static Storm. Yan. Depende pa, yan. May dalawang hero pa sila. Mm-mm. So, need pa nila dito na hero ni Moon
at ni Mushi. So wala na dito pala ang ano. For the side of Mineski, na iba na nila yung Monkey King at saka Luna na Slycan din yung mga paboritong heroes ng Vici. Fourth pick for Vici, guys. Nalabas na dito yung Kunkka at saka Bloodseeker, ha? Mga core heroes. Melee yan, ha? Melee. Dalawang melee. Uy, Zeus agad. Bloodseeker and Zeus combo. Maganda yan. By the time na mag-wrath yung Zeus, a-activate agad yung Bloodthirst nitong Bloodseeker. Hahabol at maaamoy. Yun. Basic lang. Ayun, sabi dito, ha? PGL went down, so I'll be watching here for a while. Vicente 10, hello, hello. Ayun. To our foreign viewers. Shout out sa inyo dyan. Pero eto, uy! Kidlat din! Yan. Maganda fight lightning with lightning. Maganda na pick ang Storm kasi pag na-rapture niya, mag-lightning ball out lang, walang damage yun. Damage. Mm-hmm. Yun. PGL is down daw. Ayun. Shout out, Belinder. Belinder, uy! Bata ni Herbs na natanggal. Lang. PGL is down. So, we have to cater to our English viewers. Don't English too deep. I cannot swim. Ay, Diyos ko. But then, ito, a live stealer ban for Vici Gaming. Mostly, two cores. Mostly cores. Yung ban dito ng Vici. So, Mineski still missing another core hero. The main core hero. So, they ban out the live. But the gyrocopter is still open. Yun. For Mushi. Yes, Mushi. So, last ban for Mineski right now. No off lane for the side of Vici. Pwede nila ilagay yung well, shout out AR Cafe Agusan. Ayun. Shout out Boss Sean, kahit parehas kayo halima magkas, hindi kayo magkakasapawan ni Boss General. Siyempre naman analyze, tiga-analyze ako. Ayun. Buti naman din mo sinabing dinugtungan mo na ng list, no? Yun. ano talaga to si Jazz, eh? Power na power. We could cash in English. Oh, we could sure. Go for Tagalog. We could go for Visaya. I feel no pressure at all, guys. Seriously. Yun. Shout out. Masusubscribe na ako at Papa Pizza. Yun. Yun, no? Galit na. Naku. Diyos ko, pangaan dulo. Pangit yung dulo, eh. Galit na. Galit na lang yung tawag namin sa'yo. Galit na. Ayan. Kahapon, nagsapawan daw kami ni Herbs. Yun nga eh, nag-a-adjust pa kami ni Herbs. First time namin nagsama. Donaire, yun. Ayan oh, shout out sa akin from Cebu. Proud Bisaya, pero binandito yung axe sa side ng Mineski. Yun nga eh, kasi kulang pa ang Vici ng offlane. Ang axe na offlane, kinakailangan talaga for... Pero meron pang, marami pang offlane ha, may mga Underlord. Yeah. For the side of Mineski, wala silang sustain ha. Mahirap kasi pigilan tong Bloodseeker. Ayun. So, titingnan natin dito. Mineski, plenty of time to pick their last hero. Although Vici Gaming, they have the element of surprise. Yung last pick nila, pwede pang magbago yung lineup dito ng Mineski kung gugustuhin. Pero kasi alam mo na kasi yung gagamitin ng Mineski. Disruptor, Ninja Boogie, Pangolier, Ice Ice Ice, Naga Siren Jab, Storm Spirit Moon. Sa side ng Vici Gaming, pwede mo kasi ilagay yung... pwede mo ilagay yung Bloodseeker. Nakakita tayo ng Bloodseeker offlane. Nakakalagay tayo, nakakita tayo ng Kunkka mid. Kunkka carry, di ba? So, pwede din nga Zeus na mid eh. Pero support. Uy! And nice pick. Ayun. Good pick for the Traking kasi dalawa yung buhay. And Bloodseeker, mapipilitan yung Bloodseeker na i-cast na lang yung Rapture. Hindi lang Red King. Ayan. Dami. Pero maganda rin to kasi sabi natin, Bloodseeker. Nag-rapture, nag-Thunder God's Wrath yung Zeus, may hahabulin, Naga Siren, magsusong lang, magwe-wear off yung rapture, makakatakas ulit yung Mineski. Mm-mm. So, last pick for Vici, siguro offlane to. Mm-hmm. And malalaman natin kung ano ba talaga ang laning ito. So, last pick nila. Yun, Priestess of the Moon daw. General, kailan po magre-reset ang bukas, metal? Bukas! Ayun, Underlord! Oh, yun nga, sabi ko sa'yo, Jess, di ba, may Underlord pa. Underlord. So, offlane. So, eto nga pala mga sir, game number one sa best of three series natin ngayon. So, yung mga laro natin, yung una, yung EG 2-0 yun. Mm-hmm. Yung EG Optic.
Yung TNC naman at BGJ Storm, 3 games tayo. So ito, patitingnan natin kung matindi ba o hindi. Pero yun, no, ganda naman dito ng kwan dito ni Zeus, Immortal at Arcana. Ayun, ako, huwag mo nga ako i-remind yan, Jazz, yung Zeus. Laban tayo dyan. Pag na-rapture pa si Pango at gumulong, dumadamage pa rin. Yes. Ano nga, yung rapture, kahit nakapag-BKB nga eh, pumipierce yan. Pero kasi eto lang, pagdating kasi sa teamfight, Mineski, magtatagal sila sa teamfight eh, kung sila lang. Pangolier, magro-rolling thunder lang sa rolling thunder lang in and out. Storm Spirit, zip in, zip out lang din. Mushi, pag namatay, mabubuhay pa yan eh. Pero yung maganda dito kasi Mushi, nakita na natin ang rate king si Kuya Nick. Baka naman si Kuya Nick naman eh, makakakuha ng lessons no sa rate king. Nanonood ba si Kuya Nick ngayon? Ewan ko lang, di ko alam. Pero nakita ko si Kuya Nick dati. Kuya Nick, first item, divine? Pwede, pag nag-divine ka, maganda, Aghanim's. Aghanim's muna, tas divine. Pwede sa raking, sa pub game. Pero eto na nga mga sir, game number one. Ayun na. Let's go! Isang mabilis lang ba daw? Ayun. Op. Ayun, nang lag. Pero ito, pakilala muna natin ang heroes natin for both teams. Sean, umpisan muna. Ayan, for the side of Vici, guys, it is Papa Razzy sa Bloodseeker, Lan-M sa Zeus, Fenrir sa Bane, Ori sa Kunkka, and 11 sa Underlord. Para naman dito sa side ng Mineski, we got Ice, Pangolier, Jabs, Naga Siren, Mushi, Wraith King, Ninja Boogie, Disruptor, and Moon sa kanyang Storm Spirit. Sabi ni Mother Pakaro, WXCP sa address. Ano daw yung address? Oh, i-PM mo lang si Kuya Nick WXC. Ayun. Ayun, Mada. Ayan, Mada, i-PM mo lang si Kuya Nick yung Kuya Nick WXC. Ayan. So, opening ngayon for Mineski. Nag-ahabang sila ng ambush dito. They are expecting for Vici na nandyan, bababa. Pero napakalayo ng Vici, guys. Kailan next game ng TNC? Bukas. Tama? Bukas, yun. Pero para dito sa Mineski, pa kumbaga, the pressure is on them despite na simula pa lang ng laban kasi TNC pumasok na sa next round, nakalusot no, sa next round. So yung aantayin natin dito yung Mineski kung makakalusot din sila sa next round. At isa pa, ang Vici, home court nga kasi ito ng Vici. Laglagan pa rin po yung bukas. Yes, laglagan pa rin bukas sa TNC. Kapag nag-lower bracket ka na, di ka na makakakyat. Makakakyat ka lang kung grand finals na. Ayun. Ayun, dadalawang bounty rune para sa Mineski at Vici Gaming. So, ang lineup dito sa bottom lane, ha, aalagaan nila si Mushi. That will be the Naga Siren at saka Disruptor. At wala pang offlane na pumupunta pero Underlord. Underlord. Yan pala. Offlane pala to. So, Mineski pala yung nasa dire side. Oo. Kanina pa kasi yung Mineski nandito, kaya na-confuse ako ng saglit doon. Well, on the top lane, ayan, off lane na Bloodseeker, aalaga ng Bane. At safe lane to na Ice Pangolier. Plus eto, ayan na, Ori versus Moon dito sa may mid lane. Nilagay nila yung Kunkka. I mean, I was expecting a mid lane na Zeus kanina eh, pero yung Zeus nilagay nila sa support. Ayun. So, yan. Naghahanap siya ng mode-deward dyan. But Mineski, wala siyang warding dito. Nasa mid lane yung warding ng Mineski. Shoutout nga pala kay Boy Malambing. Yung donation mo kagabi na pangpalaman namin. Maraming salamat. Yun. Ito. Pag natalo yung TNC, hindi na sila. Madedirect invite sa TI. So, sa close qualifier sila. Papasok. Uy, may na first blood agad, Jazz. That is the Bane Elemental. Dito. Na napitas ni Ninja Boogie. Nice introduction for Mineski. Sabi, very early. Ah. Kasi ito ha, swashbuckle shield crush combo lang yung tatapat sa kanya dito. Ninja Boogie na Thunderstrike. So level 1 yun ha, level 1. Bigla siyang nabigyan, hindi lang natin nakita. Ay, well, on the bottom lane. Nabigyan ni Raid King. Succession na kill for Mineski. Ito, aggressive pa rin. Ang bibilis nilang pumatay. Bumabawas pala yung buhay dito. Patay na pala. Yes, laglagan na po ito mga sir. Yep. Pero bumalik na yung Zeus sa may bottom lane. Pero Mineski, nasa kanila yung lamang. Nasa kanila yung kalamangan dito. Pero ayun, may inahabol na naman.
Uy, Regen rune. Uy, nakakuha pa ng Regen. Nawala bigla yung Regen rune. Pero mahirap to ah. Ang VG kasi yung support nila medyo kinakailangan talaga ng level. Oo. Yung Zeus at saka Bane. Pwede pa yung Bane mag-setup pero their lineup wala silang Luxton. And ma-expect natin ang VG early on kinakailangan talaga ng level. Passive na passive pa yun sila. While Mineski, marami silang lockdown eh. Magiging aggressive talaga. At bottom lane. Haras-haras na yung gagawin dito ng Zeus. Hindi siya kumuha ng chain lightning. Arc lightning. Kinuha niya dito yung ayan, no, lightning bolt. Top lane naman. Basic lang para dito sa side ng Mineski. Taking easy lang dito yung Mineski. Kasi as soon as yung Raid King nakakaya, no, yung magdumami yung Mortal Strike, papag-push niya na yan eh. Doon na naman sa taas, namatay na naman si Ninja Boogie. Nakaganti doon ng VG. And hinahunt down pa nila itong Pangolier. Pero hindi na itutuloy. Grabe naman to. Nagkakamataya na. Pero nakabawi doon yung VG Gaming. I mean, isang kill. Uy, naku, nasakit na na. Sakit. Pero lumalaman pa rin yung Storm as mid sa CS. Pero by the time na yung si Ori makakagain ng levels, masakit yung mahapde yung kanyang Tidebringer dyan. Aggressive dito sa bottom lane. Pero napapahold, napapaback din dito yung Mineski. Pero yung Storm Spirit, tinamaan ng Torrent. Although kulang sa damage, kinancel na yung TP dito nung Naga Siren. Basic lang, pero eto, bottom lane, 11, dropping low, 11, mamamatay. Yung tanky ah, na Underlord, basically, sobrang tanky na hero ng Underlord. First time yun na nagbisita ang Disruptor dun sa bottom lane, at ayun nga, napitas nila, kahit makunat to. Despite having the Atrophy Aura, may minus damage, hindi ininda ng Mineski yung minus damage dun ng Underlord. Shoutout nga pala kay Herbs na nandito sa gilid ko. Kumukuha muna ng, kumuha ng upuan. Masakit sa likod yung upuan. Naga naman, bumisita din dito sa gitna. Pero eto ah, level 5 Moon, level 5 na Ori. So pinabayaan nila yung Pangolyard Jazz ah. Ayan. Kumukuha ng level. Uy, bumalik dito. Mushi, changing lane. Hindi nakaka-farm ng maayos yung Wraith King sa spam nitong Underlord sa bottom. Pero engagement nandito. Yun na po yung stun. Ayun na yung Raid Fire Blast. Blood Rite binigay na. Silence yung tatlo. And now Fenrir, mabubuhay ka pa baboy. Ayan na isa pang hit. Bigyan mo pa na isa yan. And Fenrir, mamamatay. Still worth it for Mushi. Kasi kaka-teleport si niya lang. Nakakuha agad ng kill. And Mineski ngayon lalamang ng tatlong kill. 5 minutes pa lang tayo. Good start for our Mineski. Hinabol. Nilagay nila si Mushi dun sa taas. Hindi nila kaya yung harassment ng Zeus at dito ni Eleven eh. Mag-firestorm sa Eleven. Tapos etong Zeus mag-arc lightning at saka lightning bolt. Ubus talaga yung buhay dito ni Mushi. Mapapabaksure, mapapagamit siya ng regen item. Wraith King ba yung SK dati? Oo, Wraith King yung SK. Pero eto, kinetic field, paparazzi, biglang nahuli. Ayan na naman. Grabe! Oy! Ninja Boogie, tinip agad si paparazzi. Eto lang, tip is the new trash talk. Oh. Ayun. comment valve. Tip is the new trash talk talaga. Yun nga, sa side ng Mineski, early on, meron sila talaga mga kill potential. Mm-hmm. While VG, yan, kailangan pa ng level. 1-5 tayo ngayon. Hindi pa nakakapatay ngayon ng VG, ha? Siguro yung nag-work dito sa side ng VG Gaming is na-force nila si Mushi na lumipat sa top lane. Pero yun, haarap na yeah. Naman, haarapin na naman siya ng 11 dyan. Yun nga, kinakailangan niyang spam tong Wraith King para mahirapan din mag-farm. And Mushi ngayon, level 5. Pwede nilang iwanan tong Wraith King ha, pag naging level 6 na. Kasi meron na siyang resurrection dyan. Check natin net worth. Pero dun sa may bottom lane, yung Bloodseeker, Ninja Boogie, nandyan lang sa may likod. May glimpse back yan, sir. Ayan, no? Invisible pa yan. Oop. Pwede ito patayin, ha? Habol-habol, pero wala daw, wala. Ayaw nila. Kulang sila sa damage. Kasi pwede yan, pero look at that, Mushi. Nakapag-teleport sa bottom lane. Sneaky for the Raid King. May glimpse back. Ayun na, ikinibita Jazz. Kinetic field binigay. Ayan yung Raid Fire Blast. Napanganda na, shield crash. Paparazzi, delikado, na-silence. Uy, Baby Shark, ayan na. And mabubuhay pa dito yung ating Bloodseeker. Mushi, dropping low. He has to go back. Kasi nga, level 5 pa lang siya dyan. Hindi siya pwedeng magmatapang. So si Ori, nice response for Kunkka. At naiwanan yung Zeus, nagli-leech ng experience dito sa mid lane. Wow, dito sa top lane, nandyan na. Nako, yung Naga Siren, naiwan din.
Pero ito ah, kung level 5, level 6 siguro yung Zeus, magta-Thunder God's Wrath lang yun eh. Tsaka nung nag-drop na yung HP ni Mushi, biglang bumilis yung movement speed ng Bloodseeker natin. Oo, kaya nakatakas din siya. Pero ayan o, uy, illusion lang pala. Ayan, pero Blood Right, jabs, tatamaan, TP out. Do you have something to cancel it out? Wala! Nice one. And si Mushi kaka-teleport lang sa bottom. Maglalakad siya doon sa top lane. Walk of shame for the Raid King. And tingnan mo just sa ating net worth. Ang Storm Spirit lumalaman ngayon. Pero tatlong cores na Vici, nandyan, sunod-sunod. Nako, level na lang kulang nito. Tsaka decent farm. Mag-snowball etong Vici by the time na mag-online na halos lahat ng ultimate dyan. Zeus dito, level 4. Malayo pa sa level 6. At etong Raid King din, malayo. May mag-level 6 na pero isang wave pa yata yung kailangan nito bago mag-level 6 eh. Radiant Scan, walang mauhuli. Habang pinagpa-farm nila dito si Moon, may zip in, zip out na yung ating Moon. Yan, level 8 na nga pala dito yung Storm Spirit. Sa side ng VG, kung ka pa lang yung merong ultimate dyan eh. Mm-hmm. May warding dito. Advanced warding for VG. Nakita yata, nakita. Ayan o. Saka sa side ng Mineskia, hindi sila dapat maka-warding. May engagement, ayun. Gusto nilang i-glimpse back pero malayo. Aabot ba? Hindi aabot. So pa-farm na lang muna dito yung Mineskia. Ayan na, level 6 na yung Raid King. May resurrection na pero napapabayaan si Ice. Online na nga dito yung Rolling Thunder ni Ice. Yung Bloodseeker, wala pang, kanyan, wala pang Rapture. Online na din. Nakita. They are going in. Meron na si Mushi dyan na ultimate din. Oh. Underlord, nagpapanik ng konti. Pero expected for Mineski, merong heroes for backup for Vici. Hindi nila tinuloy ah. Masakit to kasi nandyan yung Bloodseeker, nandito rin si Mr. Cat or si Ori. Hindi nila nakita sa mapa eh. Ayun na yung naging defensive agad sila. Halos lahat ng heroes dito sa top lane na Chinese team. Kulang sila Storm sa damage sa top lane. Kulangin sila. Napapabayaan yung Storm Jazz at saka yung Pangolier. Nice one. Ayun na, nilagay na dito yung Bloodseeker sa may mid lane just to face this Storm. Pero nag-aantay ng setup. Napatulog yung Disruptor. Baby Shark, binigay torrent, will connect mga kaibigan. Tataman, malilit na si Kugi. Andito na si Ice with Rolling Thunder. Chase down, naku, nahuli yung ating Underlord. Ayan na, Lana minahabol pa. Naku, tumigil na yung Rolling Thunder. Ba't makukuha pa rin nila si Lanam dito? X-Mark binigay. Raid Fire Blast will hit. But then, Ice. Mamamatay Mushi. Buhay na ulit na Fiend's Grip pa. Pinawakan. Uy, setup dito. My God. Wala pang pag-cancel. Wala pang slip to yung nagasaran. Mushi dropping down low. Hinahabot. Pinapasok. Tinander God's Wrath ang kuya mo doon. Saktong-sakto. Jabs naman. Mahuhuli pa dito ng Pit of Malice. Ayan, nag-iisa na lang. Ulit. Eto na si Moon. Pulis pang kalawakan. Habulin pa rin nila. Outnumbered pa rin sila dyan. And mamamatay si Jabs. Pero ito, zip out. Wala na siyang mana dyan, ha? Wala na rin. Di na rin siya mahahabol. At yun, nakagantay doon ng Vici. Sakto yun, ha? Yung level 6. Yun nga, eh. Nagulat lahat nung nag-wrath na agad. At ayan nga, just online na dito ang mga ultimate ng Vici. At aantayin na lang nila. Perfect opportunity para sa kanila. Antayin nila yung cooldown and then they could go for another engagement. Sobrang tagal din nila sa top lane yung Mineski. I mean, nag-antay sila sa gilid to the point na na-fiends grip na agad. May na-fiends grip na si Ninja Boogie. At wala na siyang takas dun. Ayan. Kahit nga, pag nakapatay nga yung Zeus sa kanyang Wrath, magkakaroon siya ng experience ha, kahit wala siya sa Clash, gaya kanina. And ngayon, para magpa-farm na lang itong Zeus. At para makahabol. Ayan, sa top lane, etong Vici Gaming. Nakuha na nga nila yung first tower dito sa top. And Mineski, hindi pa naka-pushback. And Pangolier going for the dagger after nung arcane boots niya. So ano yung magiging sunod na galaw dito ng Vici Gaming or ng Mineski? Obviously, Vici Gaming 2-kill deficit kasi yung Mineski lamang dito ng dalawa eh. O, lamang sila sa pitasan early. At dinadaanan lang ng Vici ang clash. At eto, online na ang ultimate na naman ng Vici. Oop,
si nako na break you smoke, nakita nila dito yung Disruptor. Oh, wala nang kawala to. Tulog, babatuhin ng Baby Shark at Ninja Boogie. Kinain ng pating, nako. Yun na naman, 6-7 tayo just. Biglang nakabawi ang VG. Hindi pa nakakita ng another pitas tong Mineski. At magiging passive pa dito si Mushi since wala pa siyang reincarnation. Wala pa, kulang din siya sa damage. I mean, damage wise wala. Oy, Vortex. Ayan na yung Blood Rite, napatulong. Uy, the sleep. Nahuli. At na Y-size-size, mamamatay Moon. Diyos ko po, na X-mark ka pa boy. Torrent will connect. And Moon. Nabigyan. Ayan, ako Vici. Dalawang clash na silang nakakalamang. And ayan, 8-7 in the scoreboard. Kanina, yung Mineski lamang na lamang eh. And yeah, no. Yung Uber. First 10 kills, may Uber na naman. Uber, papunta dito sa may top lane. Gusto nilang pitasin si Wraith King, pero napakalayo na. Nag-out na, nag-out. Namatay ang Pango dahil sa ulti nga ni Bloodseeker. Gumana yung, kumbaga, yung pamigil dito or prevention ng Vici Gaming. Yun nga eh. Double-edged din yung Rolling Thunder eh. By the time na mag-Rolling Thunder siya, pag na-rapture, wala na. Kailangan niya i-cancel yun. Kailangan may cancel. Eh, kung i-cancel mo eh, nandiyan ka rin sa tabi ng mga tropa ni... Oo nga eh. Bloodseeker. Kahit mag-swashbuckle ka palabas, pag na-rapture ka, wala ka ng choice. Bukas pa yung laro na TNC guys, bukas pa. Ito, sama-sama na naman dito yung VG Gaming. They want to take this tower sa mid lane. Habang si Mushi, binibigyan talaga ng space. Mag-armlet pa lang etong Mushi natin. Another push for Vici. Sama-sama gaming na sila Jazz. Mid-game advantage talaga yung mga heroes nila. Naga Siren, meron ng sleep setup dito pero hindi pa nila na-execute. Oy, so speaking about eto, sleep. Shan, Static Storm, ibibigay nila yan ha. Uy, nabigay sa dalawa. Eto na si Mushi, Rolling Thunder by Ice. Na-stand pa dito yung ating Pangulier. Pero Baby Shark, binigay nila dito. Thunder Gas, drop me na to. Wala pang namamatay. Ayun lang, and Fenrir will be taken out. Pero si Mushi, magagamit yung kanyang reincarnation. Nandito sa likod si Moon. Naglalaban yung dalawang kidlat-kidlat mga sir. Ayan, na-stand. O to the Underlord. Pero tapos na sila. X-Mart, binigay pa. Ayan pa yung Blood Rite. Torrent will connect dito kay Mushi. And Mushi, double dead ang kuya mo. And Lana will be taken out sa side ng Vici Gaming. Kung hindi pa sila tapos, na-glimpse back si Paparazzi. Nice Paparazzi! Nice! Namatay si Paparazzi! Ay, ito pa si 11! Four heroes dead sa side ng Vici Gaming. So, saktong-sakto lang ang bitaw doon. At yung Wraith King nakapag-resurrect pa. Grabe din yung glimpse back ah. Napakalayo na nung Bloodseeker. Pwede na siyang umalis doon. Na-out pa siya. The turnaround for Mineski. Ganda din nung pasok ng Storm ha. Inantay niya lahat ng bitaw ng skills doon. Wasak? Ano daw? Yung dalawang boy kidlat eh, nag-right clickan sila dito. Ayan. Nag-right clickan yung dalawang boy kidlat. Ano ba? grabe talaga. Diyos ko. Pero ngayon, cooldown na naman ang Vici. Wala nang resurrection dito ang Wraith King. Pwede pa rin sila mag-go. Kahit nalugi doon ang Radiant. Ayan na nga, Jazz. Go-go na sila sa mid lane. Wala nang sleep setup dito kagaya ng kanina. Wala na rin nga reincarnation si Mushi. Ayan, napakita na dyan. Halos lahat, four heroes of Vici nasa mid lane. Sama-sama gaming na naman. Pero sa may top lane, dun lang yung Bloodseeker kasi alam niya, nandun din si Ice eh. Hinahunt ni ng Bloodseeker si Ice sa top lane ha. Yan, mapupush na ng Vici Gaming. Ayan, malakas yung loob nila. Storm na ulit yung Mineski, although wala pa silang setup ng sleep, kaya ibibigay na lang nila yung mid lane nila. Yan sa Vici Gaming. Another objective, dalawang towers na ang nakuha dito ng Vici. While sa Mineski, isa pa lang. Uy, Paparazzi! Paparazzi! Uy, nakidlatan! Bilis-bilis ng raid. Nang gante. Lower bracket, naglakad pa siya ng konti eh. Doon yung problema niya. I mean, naka-rapture siya sa bus, parang lumakad siya ng konti. Tapos bigla siya na Thunder God's Wrath. Paano nga yun nabawasan ng ganun kabilis, no? Hindi ko nga rin alam paano nabawasan ng ganun kabilis yung buhay ng Bloodseeker. Pero, ang alam natin, patay si Ice. At ayan nga, very intense yung laban natin ngayon. 16 minutes pa lang, pero 11-11 in the scoreboard. Mineski lamang ng 1,000 sa ating laban. Yes. Kinakailangan din na sa lahat kasi sa clash eh, yung Storm, hindi nila mahabol yung Storm. Mm-hmm.
Lalong-lalo na pag nakapag-BKB to sooner or later. Oh, yun. Speaking about BKB, isusunod niya agad ang BKB after the Kaya at saka Bote. Yan po yung kinakailangan niya talaga para makalamang sila sa laban. Ang problema lang kasi dito ng Storm Spirit, may huli din yung Vici Gaming. May glimpse, mayroon silang X-Mark, mayroon silang Pit of Malice na kung napalaking disaster kapag nahuli siya nun. Ayos daw yung pag-rap mo. Hindi ka na natatalsikan ng laway. Yun yun. Kaya nga ako nandito eh. Nandito sa malayo eh. Kasi pag nag-rap siya, ganun lang ako. Yun. Ay, naku. 11-11. 17 minutes. Ayan. Cooldown na rin lahat ng Mineski dito. Nag-hesitate ang Vici guys. Kasi masislip setup na naman sila gaya ng kanina. At magpapatuloy dito. Underlord ngayon, meron na siyang pipe. Mag-Guardian Greaves pa. Pero ayan, nagpiping yung Vici Gaming. May slip to. Pero oy, nakita niya. Ayan o. Oh. Op. Oh. Jabs, gumagalaw. Ayun, Wrath. Nakita woo! Agad sa Wrath. Oh, na X-Mart Torrent, Baby Shark combo. Goodbye, Jabs. Nag-iisa lang siya doon. Grabe yung commitment. Dalawang ultimate for Vici. Ay, ganun ka sadista. Pero Mineski nasa mid lane na ngayon. Ibig sabihin nun siya, ganun ka vital si Jabs sa lineup ng Mineski. Kasi yung slip setup pa lang ni Jabs, kayang ubusin eh. Gandang setup na yun eh. Para sa Mineski, yun lang yung kailangan nila. Ayan, mapupush. Pero deny range oy dito yung tower. Magre-respond na yung Naga Siren. Nandyan na. Wala, aatas lang. Nabasag din yung gitna. Na-deny din yung gitna. Oh, legit guys. Legit ho mga sir. Ang reset MMR. Ah, medal. Yung MMR mo, ganun pa rin yung range eh. Pero yung medal, magre-reset talaga. Ayun, matatalo, laglag. Yes. So ayan, magre-respond na dito yung Naga Siren. And passive na naman ang Vici. Kinakailangan nila ng pick-off na naman. Ayan po yung bracket guys, papakita namin. Ayan, pakita namin Jace. Ayan o, TNC versus Optic tomorrow. And then, dalawang lower bracket, dalawang upper bracket match bukas. Yung ikakas namin. So ayan, Optic, TNC. Meron pang VGJ Thunder mamaya na looking forward na i-cement yung place nila as top 8. Oo, pero pag nahulog sila, no? Wala. Malakas din yung kalaban na newbie din. Underestimated din reset yung newbie. Reset ko ilan MMR, hindi po. Magka-calibration games ka ulit. Kakalibrate ka ulit ng 10. Pero yung MMR mo dati, kung nasa 4K ka 5K, nandyan pa rin. Oo, nandun pa rin. Nandyan pa rin. It doesn't mean na babalik ka sa, mababagsak ka sa 2K kung magre-reset yung MMR. Medal lang guys medal ang lang magre-reset dyan. And then magre-reflect din yung dati mong medal dun sa profile mo. Belle Adelaide. Yep, ako nga yung nagka-cast sa YouTube. Ayun na, nakita! Ayan o! Wala na siyang kawala! Nakaragla! Nag-rolling thunder! Wala na siyang kawala dun. Tinanggap niya na lang yung kanyang kapalaran. Magsusuicide na lang siya eh. Monthly period talaga. Anong oras ang laban ng Liquid? Tomorrow pa, di ba? Tomorrow, Liquid. Liquid at Secret. At tingnan mo, Jazz, nalugi ngayon ang Mineski sa pitasan. Dahil nga, maingat na maingat ang Vici. Uh-huh. Inaantay nila yung cooldown. Tingnan mo sa ating mapa. Apat na ultimate cooldown agad doon sa isang engagement lang sa panggolier. Pero ito, yung ating paparazzi, mag-Yul Scepter. Aside from gandang setup siya sa Bloodrite, additional move speed pa. Oh, movement din 'yon. At saka maganda din yung Yul Scepter pag nakulong siya sa ultimate ng Disruptor. Pwede siya magbayad ng time doon. Ito panggulyar, mag-Yul Scepter din after the Blink Dagger. Kailangan niya din ng Lincoln Sphere. Ha? Ang Storm ba natin BKB na ba siya? BKB na ba yung Storm? Storm Spirit. O yun, BKB na Jazz. Kaya. Pero tumatagos pa rin ng Rapture diyan ah sa BKB na 'yan. Pero kinakailangan niya pa rin yun para maiwasan ang lockdown ng Kunkka. Mineski ngayon, nakapag-smoke. Tatlo. Yung kailangan na talaga ng Mineski dito, ito eh. Yung setup talaga ng Naga Siren eh. Pag yeah, nakapag-setup na maganda yung Naga Siren, lahat ng team fight pabor na sa kanila. Ayan na, Jazz, magka-clash na. Nag-wrath na dito. Star Blast, BKB ginamit dito ng ating Bloodseeker. Pero Mushi na Feeds Grip ang kuya mo dito, mga kaibigan. Gilims mag ginamit kay Fenrir. Now, Pit of Malice. Oh, Jabs! Hindi man lang nakapag-setup dito, Mushi. Popping the Blade Mail. Pero Mushi, mabubuhay pa yan ulit eh. Ayan, no. Wapak! Ay!
Naku, hindi namatay! Nag-mortal strike! Oh, so, back out sila. Kasi nakapag-buyback dito yung Naga sa rin. Takot na takot sila sa combo ng Mineski. Oh. At dahil dyan, grabe din yung lockdown, ha? Nakumit agad doon ang Wrath at saka Fiend's Grip sa Naga Siren. Naka-heal. Pero lang, tapos nagbiglang nag... Saan na? Grabe nga yung engagement doon. Mineski hindi pa nakakahanap ng ganti dito. Buyback lang. Nalugi pa sila doon ng konting-konti lang. Yan, ang kungka, no? Kumbaga, ayaw nila eh. Ayaw nila kasi... I mean, bumayback talaga yung Naga. Kasi nga, akala rin ng Mineski, magtutuloy-tuloy lumaban dito yung Vici. Uy, nakita! Root, ayan na naman! Old Man 11 will be spotted out. Pero nako, tatangkihin niya lahat ng damage hanggang umabot. Pero eto na yung Bloodseeker. Ayun na yung Void Storm nasa likod! Ang BKB na! Vortex binigay dito kay Bane at Bane mamamatay. Abang ayan, nahabulin pa dito sila. Namzip in. And now yung boy Kidlat dito ng VG Gaming. Uy, ako yung Kidlat original! Kidlat versus Kidlat. Mas Diyos ako sa'yo. Babalik siya na X-Mart. Okay. Pero yun, na-zip out pa. Mineski, isa lang ang namatay sa tatlong heroes ng VG. Lalamang sila doon. Napaka-out position ng Underlord. Hindi niya inakala na nakapag-smoke ang Mineski. Doon sila nagka-problema eh. Pero yun, no, amoy na amoy siya ng Bloodseeker. Oh. Naamoy siya ng Bloodseeker eh. Pero mid lane, Baby Shark tumama. Napigyan pa si Moon. Naku, sayang. Nag-prolong siya doon. Hindi niya inakala na may Shadow Blade na yung Kunkka. At saka isa pa, he doesn't have the BKB. Ayan, smoke. Gustong gumante. May Fiend's Grip na dito. Yung Bloodseeker din, madali lang ang cooldown ng Rapture na. Ayan, no, mag-cooldown na yan, oh. Pero eto, ah, Ori and Fenrir. Papunta sa top lane, plant lang ng ward. Nakita nila si Ninja Boogie dyan sa may gilid. Pero near the tower, nandito yung ating Mushi. Ayan yung torrent, will connect Bloodrite. Uy, pininscript pa dito! Inawakan agad, may Wrath! Wrath! And mamamatay si Mushi! Round 2, setup nyo na yan. Pero pitong malis, binigay. Torrent will connect. Nasa na yung song? Sinet up na, pero naku, naka-rapture si Mushi, oh! At maganda ditong blink in at saka rolling boulder ni Ice. Although Mushi mamamatay sa side ng Mineski, hindi na nakahabol pa yung Vici. So sinamantala doon na Vici na wala pa yung Storm, engagement doon agad sa top lane and then nakuha agad yung dalawang heroes ng Mineski. Magpapatuloy sila ng push ngayon. At ayan, yung Kunkka tahimik na tahimik lang. Pumapantay na siya sa farming ng Storm at saka yung Bloodseeker natin humahabol dyan. Si Ice, hindi pa natin ramdam dito yung pang-goalier. Yung problema na din kay Mushi, doon tinakbo yung Rapture, nakasong naman yung Naga. Wala na siyang choice. Wala ding TP doon ang Wraith King. Gusto niyang i-armlet tagal yun eh. Habang tumatakbo siya, armlet tagal. Pwede yun. Eto, paparazzi. May BKB na 8 seconds BKB. He's going for the Yule Scepter. Yung ating Moon naman, Malevolence. Yan, ang pang-goalier just, ano nang next item niya after the dagger? Pang-goalier, wait lang. Yules. Yule Scepter. Plus, gusto niya mag-vanguard pa. Crimson Guard siya after that one. And, ang ganda ng nakuha ng Naga Siren. Meme Hammer para sa Naga Siren. BKB naman para kay Kunkka. Wrath na naman to spot out Mineski kung anong ginagawa nila. And maka-out dito, makaka-out si 11. Out agad. Instant ward yun eh, instant vision. Oh. So dahil doon nakapag-cast agad ng Wrath, magiging passive ang Vici. Aantayin naman nila yung cooldown ng Zeus dito para maganda naman ang clash. Bloodseeker, hindi siya nag-Yule Scepter. Inuna niya Maelstrom Jazz. Nakaping yung Yule Scepter kanina. Ayan. Damage mo na. Biglang tumimik yung mapa natin. Pero 19 to 14, 26 minutes. So, 19-14 ang score. Mineski ba yung naka-first 10 kills kanina? Ang bilis ng first 10 kills. Ang bilis, eh. Diba? Clash yun eh. 8, alam mo yata nila. Alam yata nila alam yata ng mga viewers kung sino ng first 10 kills. Yung mga Betlords natin dyan, ha? Ah, Vici. Vici daw ang nanalo. Vici Gaming. Pero eto, nahuli. X-Mart, Torrent, Baby Shark. Wapak! Jabugi na naman. Na naman. Objective for VG. Nakulang na naman dito Mineski. Pwede silang mag-Roshan pero napakabilis pa mag-respond dito ng Disruptor. At eto, isa pang problemahin na VG pag nagkaroon na ng Nimbus, etong Zeus. 2,300 gold away na lang para sa Aghanims.
Napakabilis niya na for position number 4 sa 26 minutes natin. Pansin naman natin la sa out of all supports siya yung pinakamataas. And then eto pa yung problema dito ng Mineski, yung Mushi. Hindi pa nakaka-farm si Mushi. Storm Spirit lang yung gumagawa. Yan na naman, nakapag-rat na naman. Aggressive. Underlord din, napakakunat. After Mechanism and Pipe, Aeon Disc agad siya. Para di agad ma-burst down yung kuya mo dito. At least, di ba, kasi kapag mamaya mag-Uber out man siya at magpa-pop yung Aeon Disc, di siya agad mamamatay. Kinakailangan din ni Mushi dito since ang item niya, Armlet pa lang, no? Oh. Armlet at saka Blade Mail for the Wraith King. Ayun, yung paulit-ulit na Ghost Ship ng Kungka sa talent ba yun? Oo, ayan o. Pero iniba yung talent niya eh. Tidebringer cooldown na, hindi na yung Tidebringer na 50% crit. Binalance. Kasi ang sakit talaga yun eh. Pero ano yung gagawin dito ng Mineski? Nandito na, may song na sila. May Static Storm at Kinetic Field combo. Merong Reincarnation si Wraith King. Yun ang kinakailangan niya. Roshan dito. At nakakuha pa ang ating Storm ng Arcane Rune. Pwede nilang i-clash to, ah. Ayun, nakapag-smoke si Bane at saka si Ori lang. May nakasama dito sa smoke. Nako. Uy, nako, Naga Siren. Napakalapit yan. Namuntik pa. Ang dami nagpiping dito sa may taas, ah. Nagpiping dito yung Vici Gaming. Ice. Nasa kanya yung kanyang Vanguard. Malapit na mag-damage na naman itong Kungka. Sooner or later, pag isang clash na naman, nananalo itong Vici. No. Magkakaroon na naman yan ng advantage. Rat na naman for Zeus. Kita nila dito yung Mineski dikit-dikit. So si Ice, napakalayo. Farm for Pangolier. Yung Mineski naman, mayaman naman si Muni. Maglilinkin pa yan, no? May malevolence na. Pero nag-smoke yung heroes dito ng Mineski. Tatlo sila. At naghahanap sila ng opening na naman. Kaso walang hero dito. Andun yung heroes ng Mineski, ay ng BG Gaming, umalapit sa Rosh Pit. Ayan, magkakatagpo na naman. Zipping in Storm! Nakita! Na X-mark yung kuya mo dito. Ayan na, napa-BKB na rin dito si Mr. Cat. Pero Torrent will connect, Feeds Grip binigay. And Moon, kalungkutan, nandito na yung Song. Pero si Jabs, ayan na yung Meme Hammer. Rolling Thunder by Ice. Nakulong! Tatlong! Pero ito yung Baby Shark, Jabs will be taken out. Godlike na dito si Ori, mga kaibigan. Paparazzi popping the BKB. Naku po, Ninja Boogie, malilintikan pa. Pit of Malice, mahuhuli yung Pangolier, napatulog. Swashbuckle out, pero makakatakas yung dalawang heroes dito ng Mineski. Good thing pa rin, walang namatay sa Vici Gaming. Ang kunat-kunat kasi ng baka at saka additional na pakunat yung Baby Shark doon. At dahil nga natalo dito ang Mineski, i-go na dito ng Vici ang Roshan. Wala pa silang output damage dyan, magre-respond. Paabutan to, ah. Aabutan ng ating Naga, pero wala nang sleep ng Naga. Yun lang. Wala nang sleep. 4,000 na kalamangan for Vici. Plus the Aegis advantage pa. Sayang yung engagement. Pinilit nila eh. Napitas na yung Storm doon. Ang ganda sana nung setup nung Disruptor. Yung combo rin sa Rolling Thunder. Oo. Outnumbered lang sila. Oo. Yun nga. At saka isa pa. Sumakto din yung Baby Shark dito nung Kungka eh. Andyan. Ang ganda ng shrine dito. Babalik dyan ang Vici. Mayroon ng critical dito ang Kungka. Si Lane, mayroon na bang wala pang Aghanims ang Zeus. 1,000 na lang for the Aghanims. So lalamang dito ang Vici. Isang crit lang, ubus yung creep wave eh. Kunat-kunat kasi ng mga heroes nila eh. Pero Shan, Bloodseeker, inaabangan ng Mineski dito sa may bottom lane. They know nandyan yung paparazzi. Pero nag-aalangan din sila kung i-go nila. May Aegis din yan. By the time na i-go nila, mamamatay ang Bloodseeker. Pero magkakaroon na ng backup dito ang Vici. At ayan, aatras ang Mineski ngayon. At I think it's a psychological warfare din kasi. Akala, siguro gusto ring isipin ng Vici Gaming na magbabak tong Mineski. Kasi akala nila baka binibait lang natin itong si Paparazzi, di ba? Ito, mag-proposin sa bottom lane. Nasa likod lang ang kasamahan nito ng Vici and ng Bloodseeker. They're going for the tower dito sa bottom. Mineski, wala pang sleep. Ayun. Nakita si Ori, pero napapop yung kanyang BKB dito. Baby Shark, bibigyan dito si Mushi, mga sir. Blood Rite, ibabato pa. Mushi, tatakbo na silence. Pit of Malice will catch
the Wraith King. Round 2, Mamen, Torrent, tatama. Ito na yung Rolling Thunder ni Ice, Mushi still alive, BKB will be popped as well. Pero yung Blood Rite na naman, Mushi mamamatay sa side ng Mineski. Fenrir will fall, Lanam will fall as well dito sa side ng Beachy Gaming. Wala na silang support, Duo Moon, zip in, zip out. Etong 11 yung target, magpapop yung Aeon. May sleep pa to, may sleep pa yan. Na mga sir. Papabalikin. Ako, na Static Storm. Ay, nako na ako. Yun pa yung Meme Hammer. Mamamatay dito yung ating 11. Pero Paparazzi, lalaban. Baby Shark, X-Mark. Ayan pa yung sleep. Pero nako, mamamatay yata yung ating Pangulier. Makakatakas ka ba? Song of the Siren. May movement speed tong Bloodseeker, ha? May movement speed. Ayan, nag-drums na. Ay, nako. Nag-glimpse back. X-Mark. At sarak. Sakto. Naka-teleport out. Pinipihan kayo sa mukha. So, okay lang yun for the side of Mineski na naisakripisyon ni Mushi ang kanya buhay doon. Nanalo naman sila. Hindi tapos. Babalik dyan si Mushi. Na-stun. Meme Hammer. Torrent. Pero dito mama dito yung Meme Hammer, ha? Yun. Aalis yung Bloodseeker. Nagkawatak-watak din kanina yung Beachy Gaming. Nagulantang din yung Kungka. Kaya napap yung kanyang BKB? BKB. Ayun. Kuya Nek, pang pizza at ng WXC. At more power. Hashtag Team Alo. Alo, yun. Yan si Mada Packer. Sa Dubai. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, boss. May pang-dinner na tayo. Ayan. Naka, sulit na sulit. And Zeus dito, Jazz. Wala pang Aghanims, no? Nakaregroup na dito. Kinakailangan na mag-make ng move ng Vici habang wala pa yung combo ng Mineski. Ayun. Nasa bottom lane. Proceeding in the mid lane. Ito na yung masasabi ko siyan. Etong Vici Gaming na naman yung may mga ulti. Walang song yung Mineski. 30 seconds, wala silang setup na decent. Pinakamalapit dyan si Mushi, pero aatras tong Mineski, ha. Binibigyan ng time makapag-farm tong Storm. Si Mushi lang talaga yung target ng Vici. Ganun kasi yan, eh. Pag pinugo mo si Mushi, huwag mong kalimutan si Ice, huwag muling kalimutan si Moon. Tatlong course kasi ng Mineski, mabilis na bilis mag-farm. And Mushi ngayon going for the Assault Kiras after the Blade Mail, Armlet, at saka Dagger. TP out na to. Piniping na nakita siya. Nakita ng Zeus. Ayan na, pero nandito na rin yung Bloodseeker. TP out right in time. Nice one for Mushi. Naku, Master of Escape talaga to si Mushi. Ilang beses na nakakita kay Mushi na grabe maka-escape. At bottom ito lane. Ito pa si Moon, kumupush. Etong Paparazzi, hahabol. Pero zip out lang din, eh. Ang bilis yung makauwi, oh. Pero may Aegis advantage pa itong Vici, ah. Yung Bloodseeker. Ang Underlord, hindi siya mag-Greaves. Uunahin niya ang Crimson Guardian. May Aeon Disc na siya. May Mechanism at saka merong Pipe. Makukuha na dito na Vici ang sa bottom lane. Medyo lamang ang Vici sa map control. And dinadaan na lang ng Mineski since late game yung kanilang heroes talaga. Ayan, nagpa-pizza yun, Keniki. Yun nga yung binasa namin. Siya yun. Nagbigay ng pang-pizza. So, mag-aabyssal blade yung Bloodseeker. Para walang takas. Ayan, oh, basher na, oh. Yun, 35 minutes in, 24-17 ang score. Tsaka, 1,000 lang ang kalamangan dito ng Vici. Farm ho sila ulit. So, eto. 11 naman, Crimson Guard. Sama-sama ba ulit yung Mineski? Yung strength nila kasi nasa setup ni Jabs, eh. Oh, yun. Kaya nga inuuna nila yung Naga Saren pag nagkataon. At nahihirapan. Zipping in. Ayun! Naku, diretso agad! Nakahuli dito yung Underlord. Pero Thunder God's Wrath, binatunin dito. Glimpse back. Ayun, this got mag-pop-up. And Mushi, hinahabol. Ang song! Set up! Ano? Sa tatlo! Nasaan yung iba? Ay, sayang! Ay, naku! Na-cancel yung TP! Kuya, na-cancel yung TP mo. Nahuli pa dyan ng Pit of Malice. And Jabs. Mabibigyan dito ang Naga Siren. And magkakaroon ng lakas ng loob ang Vici na i-push. Ang second tier tower dito. They could go for the third, ha? Kasi wala nang combo dito yung Mineski. Ang ginawa na lang dito ni Moon, ayun, kinat ang creep wave dito sa may bottom lane. Pero dalawang siege creep to. Mapupush ito ng Vici. 30 seconds for Naga Siren to respond. Ganda nung Zeus, eh. Oh, sakto. Tumipi siya sa gitna nung tatlo. Tapos nag-nimbus.
Akala ko magsa-set up na yung Mineski doon, pero hindi nila ginawa. Napakalayo ng disruptor. Napakalayo ng disruptor. Hindi na combo. Yan, ang sakit ng kungka. No? May pambili na siya ng Daedalus dyan. Yan, nabili na. Mas mahihirapan pa dito ngayon yung Mineski kasi nga sa dulot ng Nimbus dito ng Zeus. Sakit kaya nito. Tiyan mo naman yung damage niya, yung kung anong damage ng Lightning Bolt. Pang cancel yun eh. At saka sa Clash, mahirap yung Nimbus talaga. Pag pumasok ka doon, hindi mo alam kung kailan ka makakalabas. Daedalus na yung Kungka. So, Bloodseeker. Nag-tanker build bang Bloodseeker dito? Eto na po yung engagement. Po, yun yan, Bloodseeker nabigyan. Despite having the Nimbus doon, zip in at binanatan dito ni Pangolier at ni Moon yung ating Bloodseeker. Yan, 71 seconds for Bloodseeker to respond. Mineski, nagiging aggressive dito sa top. Gusto nilang kumuha ng second tier tower dyan. Opening to for Nakita doon yung Bay. Nakita doon yung Bay. Nagpiping sila. Nakita yun. Nakita! Na silence pa! Na Vortex! Wapak! And Fenrir! Ayan, two goes down for Vici. Pinipressure nila dyan sa top. Si Mushi. Ah, Pangolier dito meron ng Guardian Greaves. Meron na ring sustain for Mineski. Kinakailangan nila yun kasi yan ang kahinaan talaga ng Bloodseeker. Pag merong sustain ang kanyang kalaban. Second tier tower, nakuha na nga dito ng Mineski. Magre-respond pa. Roshan, itong dalawang minutes. Hero. 2 minutes. Matagal-tagal yung rush timer natin. Pero yung Mineski, ayan, no, tutuloy-tuloy sila dito sa may mid lane. And another objective. Ang Meme Hammer din dito, dagdag bawas yan sa Siege. Ang inaantay lang din nila dito yung setup eh. Pag nag-setup yung Naga na worth it, may kalalagyan yung Vici Gaming. Yan yung ganti. Aalis na dito yung Mineski. Magre-respond na dito ang Bloodseeker tsaka yung Bane. Napakalapit nila dyan ha, sa Shrine. May kita siya dyan eh. May ward di yata alam na may blue wards din dun. Instant reward para dito sa side ng Vici Gaming. Yan. So, wala pang combo for Mineski pero nanalo sila. Nakapitas ng malaking isda. And 25-19 tayo ngayon. 40 minutes na tayo, guys. And game number 1 pa lang. O, game number 1 pa lang. Napaka dikit lang ng laban. Roshan, magre-respond na. Malapit na, malapit na to. Isang minuto. Isang minuto na lang. Magkakaroon ng Roshan fight sooner or later. At advantage for Vici ang Roshan fight din kasi may Nimbus na tong Zeus. Lagay lang siya ng Nimbus doon. Mahihirapan na tong Mineski na pumasok dyan. Siguro yung makakapasok yung Storm Spirit, zip in siya papasok, pero mag-isa lang siya. At isa pa to problemahin ng Mineski ngayon. May Crimson Guard na etong Underlord at saka napakabilis, pero Naga Siren na naka-Aga Nymphs. Pwede silang mag-defensive sleep para makapag-regenerate yung Mineski. Mm-hmm. By the time na may mara-rapture dyan, eto na, nag-showdown na sila sa Rosh Pit. Nakita siya doon. Antay, double damage rune pa para dito kay Storm Spirit. Yun lang. Uwian na yata dito yung Vici Gaming muna. Alis pa sila eh. Left and right. Maingat na maingat. Napakayaman ng Naga Siren ha. Hindi ko inaakala na may Agonyms na siya. In spite na ilang beses lang nabibigyan kada Clash nung mid-game. Hindi pa yung gagawin dito ng Vici Gaming. Kumbaga, lax time din ang nangyayari dito pero mapapasmoke yung Mineski. Yeah. Gusto nila i-outflank dito yung Vici Gaming. Napakalapit yan. May Wrath! Pero ayun lang. Rat. Nakita na naman ng Wrath. Out na yung Mineski dyan. Ayan o. Out na kami syempre. Pwede pa silang pwede pa silang mag-Roshan kasi wala nang ma-i-spot dyan. No. Pag naging defensive tong Vici, magkakamali sila dyan. Nasa bottom lane lang yung Vici ah. May Disruptor. Eh, Ninja Boogie. Farm for Ninja Boogie. Going for the Aghanims din tong Disruptor. Para kakapit. Para kumapit sa BKB. Ultimate item yung Aghanims. Aghanims lang. Sapat na. For Ninja Boogie. Namboset nga yung rat eh. Ganda na sana eh. Ito na, lilikudan na natin. Oh. Pero Diyos ko, nag-rat pa. Yan. Buhay na dito yung Uroshan guys ah. And Shiva's Guard for Storm Spirit. Ayun, mag-aabyssal din dito yung Pangolier. Tatapatan na rin yung abyssal na plano dito ng Bloodseeker. Nag-scan yung Radiant. Alam nilang nandyan yung Mineski. Malapit sa Rosh Pit.
andito sila sa may likod. Binatuan ng Nimbus dito yung ating ice, pero zip out muna si Moon. Na X-mark, yun lang. Kakulong, pitog malis, tatama at yung Gundam slip. Pero nakapag-BKB dito yung Bloodseeker mga sir. Ayan na yung Guardian Creeps, ginamit na rin mga kaibigan. Pero ice, nahuli pa rin dito ng pitog kanina malis. Kanina pa yan. Ayan na yung zip in, zip out. Nako Baby Shark, tumama, ice will be taken out. Pero sa Static Storm, pumasok! At mamamatay yung dalawang heroes dito na VG Gaming pero di pa sila tapos. Muna man dito na mapapa-BKB din. Nagkakalabo-labo na pero naku, triple kill pa dito para sa Storm Spirit. And 11, you have to run boy. Ice, nang gugulo lang. Nakikipaglaro lang oh, Yul Scepter. Ayan na, pero walang mana yung Storm Spirit. He has double damage, Glimpse Back binigay dito. At mamamatay na Vortex si Ori. Ultra kill pa. For Storm Spirit. And they could go for the Roshan after nananalo sila dito sa Clash. Another advantage for Mineski. Lamang kanina ang Vici ng 4,000 na. Pero bumaliktad na ngayon. May Regent pa dito. Naku, babalik yung mana niyan. God yung Moon. Grabe. Nahirapan ako dun kay Pangolier ha. Naipit siya nung Nimbus at saka nung Pit of Malice. At sobrang focus nila kay Pangolier, nakalimutan nila yung Storm Spirit doon at saka si Mushi na nakapag-free hit and yung Disruptor, ang ganda ng setup. Eto na nga yung Mineski ngayon, 42 minutes, makakakuha na ng Cheese Aegis na advantage. Pwede pa silang kumuha ng objective sa may mid lane. Lakad matatag talaga. Yan, Storm Spirit level 25 na agad. Zip agad dito sa mid. Ayan o, nahuli pa, na vortex pa dito yung Bane mga kaibigan. Ako po, malilintikan na naman yung Bane. Naku, wasak ang Bane dito, mga sir. Pero Underlord, bibigyan na naman. Ice o, naglalaro-laro lang. Uber out ka pa, oy. Uber out, aabot ba? Umabot naman. Pero Tore nga lang ng Vici Gaming nakuha dito ng Mineski. At ayun nga, hindi nila ine-expect na babalik doon ng Storm. Kasi akala nila, nung pagkatapos ng Clash, wala nang mana. Kitang-kita nila yon. Pero yung nakuhang Regen after the Roshan, bigla silang nagulat eh. Na napasok sila. Magre-respond pa yung Kunkka. Yun, natalo na naman itong Vici. Grabe, ginagamit lang yung Static Storm. Na-cancel yung TP lang. Hahabol yata. Hahabol dito yung Vici Gaming. Nagaanap din sila ng opening. Swerte dito ni Muna. Swerte yung Storm. At meron na siyang Bloodthorn. Naku, napakasakit na yun. Eto, item check habang wala pang nangyayari mga sir. At ayan, for Mineski, may Graves na dito. Yul Scepter Dagger, Vanguard, etong si Pangolier. Si Jabs, kanina pa yung Aghanims niya. Yun. At saka Storm nga, may Shiva's Guard, may Bloodthorn, and BKB. Ginamit na yung Regen. Pero yun, tingnan mag-Shiva's Guard. Tingnan mo yung net worth just ng Storm. Sobrang layo. Halos lalamang ng 10,000 dito sa Bloodseeker. 8,000 pa lang yan, pero madali lang yan maka-farm ang Storm ha. Meron siyang farming. Bilis-bilis niyan, meron siyang zip-zip lang, farm agad. And ang Vici ngayon, merong Daedalus yung Kunkka, pero nahihirapan pa rin sila makahanap ng opening. Abyssal Bleed for Bloodseeker. Pero at this point, it's still anyone's game siya eh. Kasi yung magiging problema din dito ng Mineski, kapag naisa-isa sila at di sila nakapag-setup na maganda or yung Naga Siren la unang namatay at di nakapag-song. At ayan na nga, magpapakita dito. Yun nga, yun. Mushi going for the BKB after nitong Crimson. Assault Kiras pala, hindi Crimson. Sa Underlord pala yun. Ano yung gagawin dito ng Mineski? I mean, pushed in yung bottom lane, pushed in yung mid lane. Problema na to sa kanila eh, kasi yung Wraith King may Resurrection. Yung Storm Spirit dito may Aegis pa. And ito na yata. Ayan na, Mineski. Ito na inaantay oh, yung Blink Dagger nung Naga Siren. Sleep Blink, pag nahuli, wala na. Tapos ang maliligayang araw. Nasa loob lang ng tower. Mushi, magkakaroon na ng BKB late game. 45 minutes na tayo. And 7,000 na kalamangan for Mineski. Aghanims for Disruptor. Kaya nga pala nung napitas kanina nung Static Storm, hindi sila nakagalaw. Wala na. Yan. Sino nanalo? VGJ at TNC? TNC. Uy, naku, ayan na oh, nagkakahulihan na oh. Bulaga. Grabe, bulaga. Si Jabs, nagpapanggap lang si Jabs na kasama nung Illusion ha.
Kala niya, ay, naku, nagpitumalis. Ayun lang, alam na nila. Pero eto na yung turret ibinigay. Naku, nahuli na pitumalis. Rolling Thunder dito by Ice. Jabs yung mamamatay. Yun yung kahinaan ngayon ng Mineski. Kapag nahuli si Jabs. Wala silang pampalag. Wala silang setup. Sinusubukan niyang i-juke out yun eh. Nagpapanggap siya ng illusion pero nakita ng wrath naman nitong Zeus. Sabi nga, sampulan mo nga to, irat mo nga to kung tunay to. Wala talaga. Pero magre-respond pa yan, 25 seconds, napakabilis. Mineski nandito pa rin, napakalapit sa side ng Vici. So, nahihirapan din yung Mineski na pumasok eh. Nung Storm, wala siyang Bloodstone, no? Wala siyang Bloodstone, pero wala, napakabilis blood ng Regen. Bloodstone lang. So, magre-respond na dito ang Naga Siren. Mineski, napakalapit lang. Mushi engagement. Ayan na, yung Raid Fire Blast. Ibibigay Zip and Shiva's Guard. Ginamit dito, mga kaibigan. Bane yung mauna. Glimpse back, ginamit pa. Baby Shark, ibibigay. Tatama dito sa Storm Spirit. Uber out hanggang dito ang ating 11. Pero Mushi, popping that Blade Mail. Vortex kay Bloodseeker. Here comes Ice. Pero Moon, uy, yun lang. Biglang nagamit yung Aegis. Oh, kasi may Nimbus, hindi siya nakakalis doon. Pero wala nang BKB dito ang Bloodseeker. Pwede pa gumaw ang Mineski ngayon. Meron pang sleep dito ng Naga Siren. Ayan, mag-proceed sila dito sa bottom lane. Napakaraming creeps dyan. Ayan na yung sleep, Jazz. Babaon ang sleep. Nako, eto na. Eto na. Here comes the pain. Ayan na yung Static Storm. Ibinigay dito, mga kaibigan. Dalawa yung nahuli. Shiva's Guard. Pinap na rin dito. Multiple BKBs. Ginamit na. Baby Shark, tatama. Pero naku po, hindi pa nainda dito yung Mineski. Lalaban pa sila dito. Ayan na nga yung pitumalis. Nahuli pa dito yung dalawa. Pero Moon, lumalaban. Ang magpapap na dito yung kanyang Aeon Disc. Pero naku, mamamatay pa dito yung Kunkka. And yes, he will die. Buyback agad yung Kunkka. Feeds grip ginamit ni Pangolier. And Pangolier, mamamatay. Grabe yung pagdedep dito ng VG Gaming. Grabe. Matindi. Nalugi pa dito yung Mineski. VG Gaming going for more. Si Moshi dito, nahuli. At namatay yung Wraith King. Bigyan pa yung Wraith King. Nako, nalugi pa sila doon. Ang ganda sana ng sleep setup. Pero eto lo yun, Sean. I mean, it cost them a buyback nung Kunkka. Oo nga. Buyback nung Kunkka. Pero dalawang cores pa rin na nakuha ng VG ngayon. Worth it pa rin yung buyback doon. At hindi na push. On time din yung... That was the perfect setup para sa Mineski. Yung Naga na song. Dalawa yung nahuli ng Pitob Malis. Pero eto pa, wala ka na, sabi nila wala ka daw buyback. Pero yun, nilagyan ng Nimbus sa mukha. Isa din yung critical ng Kunkka nun eh. Nagpabalik na dun ng clash. Dikit-dikit yung Mineski that time. Dikit din yung combo nila. Pero nagulat sila sa Kunkka dun. Magre-respond pa dito yung Mineski. Atras na naman sila. Natutuloy, magpupush ulit dito yung Vici Gaming. Alam nilang walang Naga Sleep. Kaya, kumbaga 30 seconds, okay sila. Uy, double Daedalus na ba? Ayan na nga. Double Daedalus na. Yan nga, dyan sila nagulat kanina sa Kunkka. Ngayon, problemahin pa nila yan. Dahil dalawa na ang Daedalus this time. Delikado. Diyos ko, masakit, Kuya Eddie. Hirap din erekta tong Kunkka eh. Kasi meron siyang BKB. Yun na lang yung Aga names na lang ng Disruptor sana. Dapat nilang hulihin. Yung Kunkka. Oo. Mag-aantay dito yung dalawang team. May Hex na si Moon. Yan din ang kinakailangan ni Moon. Kailangan niya rin i-Hex agad itong si Kunkka. Magre-respond na dito si Ice. Mineski once again. Magre-regroup na naman. Lincoln Sphere for Bloodseeker. Sayang itong engagement nila. At kumakambak pa yung Vici. Bakit walang bawas SK? Bumabawas yung mga tropa din eh. Ang sakit kaya nung Storm Spirit. Yung Naga Siren, meron siyang dagger ah. Pwede din nilang i-go tong Kunkka after the BKB. Kung uunahan nila ng sleep setup, pag hindi man lang nila nahuli ang Kunkka, babalik tad to for the side of Vici. And si Moshi. 50 minutes. 4K network lead for Mineski and still wala pang clear na lead except dun sa Mineski na 5K. Pero yung in terms of objective, medyo patas-patas pa patas eh. Patas talaga sila sa objective. 30-26 nga yung score eh. And 51 minutes na tayo sobra. Mineski nakasmoke sila dito. Malayong malayo yung Vici. Pero kaya nilang ispot niyan. Isang wrath lang na naman ng Zeus. At pag nag-sprat yung Zeus, syempre, it's time to go home para sa Mineski. Si Ice din kanina, hindi din naka-cheese eh. Nung namatay siya.
balik dito. A-anticipate naman nila dito yung push ng Bineski kasi tiyan mo naman yung mid lane. Dalawang waves ng creeps, dalawang siege creep. At no. Nice one, travel. Eric. Boots of travel ba yun? Si ba nag-boots of travel na yun? Pa-check buyback. Ayan, isa lang yung may buyback dito sa Vici Gaming. Mineski naman, tatlo. Roshan dito magre-respond na. Rosh Pit, fight coming soon. Naku, ang bilis ng Roshan dyan. Nakita na yung Kungka na, at na X-Mart. Kailangan nila ito na Hex! Na Hex! At ayun, ang opening for Mineski. Walang buyback. Hahabulin. Glimpse back, glimpse back. Pwede yung glimpse. Ay, hindi lang nag-glimpse back. Hindi lang nag-glimpse back. Pwede yun. Cooldown, cooldown. Cooldown yung glimpse, oh. Nag-cooldown yung glimpse, pero yan, open na dito. Confident ang Roshan. Na yung Mineski na kumuha ng Aegis dahil walang Kungka. Yan, may double damage pa dito sa ating Raid King. Naku, napakabilis niyan na Roshan ngayon. Bibigay ba nila kay Mushi yung Aegis para tatlong buhay? Pwede, oh, pwede, pwede. Kasi may refresher din to, eh. Oh. Ang bilis din ng kung may refresher, apat yung buhay. Oh, pwede din. Ang bilis din kasi ng resurrection yun, eh. Ilang segundo lang sa level 3. Apat yung buhay ba or hindi? Yung refresher siguro or dalawang static storm. Binigay sa storm. Ayun, binigay lang sa storm. Storm. Ideal pa rin to for Mineski kasi hindi na kinakailangan talaga yung si Mushi na rektahin. Isang resurrection lang, makaka-free siya, sapat na yun. Ang mas mahalaga dito, disruptor, double na static storm. Yung ating storm spirit din, meron siyang additional na buhay. Mineski ngayon, habang nagre-respond ang Kungka, nasa bottom lane, pagpapatuloy nila. Oh. Kasi yung Kungka yung may pinakamalaking damage dito sa side ng Vici Gaming. Eh. Ayan na, pinasok na. Naku po, pinasok na tayo. Naga-sleep. Ayan no, napaganda sa tatlo. Oh, Zeus, nakulong. Priority. May static storm na naman. Petog Malis binigay. And now, double kill para dito kay Moon, mga kaibigan. Ako, binabanatan na expo dito yung Underlord. But then Mineski, they're not yet done. They really wanna fight it out. Thunder Gods na binigay. Magpapap dito yung Aeon Beast dito ni Eleven. Pero wala pa kailalam. Wala pa kailalam yung Mineski. Hoy, may BKB pa kami dito, mga sir. At ayan na nga, lalaban pa sila. Pero naku, Ninja Bubi mo nang mamatay. Kungka! Hindi pa nakaka-respond ng Kungka. Wala pa yung Kungka, eh. Nag-pop na yung Aegis of the Immortal. Eleven will try to fight. Pangolier dropping low. Mamamatay yung Pangolier. Buyback dito si Ice. But then jumps. Nandito pa sa may likod. Vortex kay Bloodseeker. Mamamatay ba yung Blood? Ay, umuwi! Umuwi dito yung Storm Spirit and Godlike Streak. Nakuha pa nila Anam. Ang sakit nung aura nung Underlord kasi nababawasan na sila ng hero. Tumataas yung damage ni Underlord. Akala ko Kungka ang nakaka-damage nun. Pero Underlord. Fight recap, Jazz. Fight recap, tiyan mo yung damage output nung yung Bloodseeker 10k. 10k. Yung Underlord 5k. Oo, kalahati. Tatlo lang sila. Nakayanan pa nila yung Mineski Technical na may Technical full team wipe, mga sir, para sa side ng Vici. Ang kunat nung Underlord. Grabe naman yun. Nakala ko tatapusin na. At na-force nga yung buyback dito ni Mushi. Wala pang Kungka yun. Guys, walang Kungka. Akala ko Kungka yung nag-hit. Wala pa pala. Underlord lang pala yun at saka Bloodseeker. Tapos eto ha, Chain Lightning plus 170. Oh. So yung nagsaspam-spam ng Arc Lightning yung Zeus, yung Underlord naman, ruma-right click. At nabaliktad pa. Double buyback. Grabe. For Mineski. Double buyback yung Just Core at saka yung Storm Spirit. Pag nanalo na naman ang video dito, naku, matatapos itong Mineski. Eto ba siya, hindi rin nakuha yung Tori. Di pa kumalahati yung buhay niyan. Nabawasan lang. At saka yung nakulong nila, yung Zeus lang yung Disruptor, eh. Ang ganda sana ng Naga Sleep setup doon. Nag-focus hit and skills Underlord. Pinabayaan yung Bloodseeker. Yun lang. Pero naku, hindi pa nahuli ng Pitob Malis to. So blink out muna. Nag-scan yung Dire. Alam nilang nandyan malapit yung Vici Gaming. Pero buhay na buhay pa sila dito, mga sir. At grabe yung Underlord. Just tingnan mo ang naipundar niya na gold. 7,000. At binibait out nila. Papasok pa dito yung ating Storm Spirit. BKB pinap na rin dito ng ating Bloodseeker. Pero Rolling Thunder binigay ni Pangolier. Petob Malis mauhuli. Ayan pa yung X-Mark Nimbus binigay Yul Scepter at yung Baby Shark. Ibi na to, multiple BKBs na naman ginamit. At Baby Shark, naku, walang tatamaan pa yan. Pero yung sleep na naman nung Naga Siren, kinumit para makatakas yung Mineski. And tutuwat exchange. Ayan, jumps, mamamatay para makatakas yung tropa. Oh, yun nga, defensive na sleep yun. Nahirapan din sila dahil nga dito sa Nimbus ng Zeus.
Ganda sana ng objective ng Storm na idiretso sa likod dahil binibait out lang yung Underlord. Pero turns out na nalugi pa rin ang Mineski dito. Nandiyan na nga. Pwede pa mag-push siyan. Oh, ipupush na nga nila to. Yung BG Gaming. Sinayang nung Mineski nung yung opening nila kanina ay Aegis, Cheese at Refresher Shard. Dapat maging maingat ang Mineski dito kasi pag nahuli sila, pag namatay yung Wraith King, namatay yung Storm Spirit sa push na to, matatapos itong laban, wala silang buyback dyan. Engagement, Mushi, merong double damage. Okay, push, Biligay, nahuli dito yung ating Pangolier. Pero naku, na-rapture. Pero ginamit, Baby Shark, ibina to. Nahuli pa siya ulit. Fiend's Grip. Oh no, ayan pa yung Fleet, oh. Wapak, dalawang, tatlong pating. Pinagpatong-patong at makukuha dito yung Tier 3 Tower ng Mineski. Yung nakauna pa. Marami nang nauna. Naku, natalo pa sila. Grabe, mag-hex pa dito yung Underlord, oh. Isang hex lang yung Storm Spirit mamaya. Nakakalimutan nila tong Underlord. Di nila eh. Pag lumapit-lapit pa yan, pero yung bottom lane, magde-dip lang yung Zeus dun sa bottom lane. Mushi, lalaban. Pet of Malice, once again, Shiva's Guard. Ginamit dito, nahuli pa yung ibang illusion dito. Ah. Bloodrite, binato. Ayan si Paparazzi. Grabe naman si Eleven, ang kunat. Mushi, walang nagawa. Parang walang kwenta na eh. Uy, yun lang. Nakasilence yung si Mushi ha. Patay ang kuya mo dito. Pero round 2 daw, huhulihin ka na naman namin. Kakainin ka ng buhay. Pit of Malice, Ninja Boogie. Pero walang pakialam yung DG Gaming. But nag-pop na rin yung Aeon Disc nila dito mga kaibigan. Mushi, kailangan tumakbo. Zip in, zip out pa yung ating Storm Spirit. Pero yung sleep, para lang masave dito si Mushi. At yung Bloodseeker. Bloodseeker, tatamaan ng Meme Hammer. Uy, tinamaan. Si 2 goes down for DG. At yung Uber out. Ori will fall. Uwi na. Para dito sa side ng BG Gaming. Kumakapit pa rin ang Mineski ngayon. Hindi nila akalain na kaya pa yung depensahan. Kulang na kulang yung Mineski doon ah. Diyos ko, pero basag na yung gitna. Well played para dito sa side ng BG. Although na-drop nila yung apat na heroes nila eh. And then buyback, nag-buyback yung Bane. Kaya pala, buyback din Bane. Maganda na rin yun, sila yung nakauna. Hindi na nila pinapansin, buyback dito ng Kunkka. Nagpakita na yung Storm sa bottom. Buyback status. Ayun. Dalawa lang yung may buyback dito sa side ng Vici. Sa Mineski din, dalawa. Ayun. Mayana. Mayana lang, Ray. Okay ka lang, Jazz? Okay lang. Saan kamay ko? Nag-gym ka ba kanina? Ha? Nag-gym ka ba kanina? Nakabili na smoke dito yung Mineski. Mag-proposal sila sa mid lane. Nakaharig group yan ha. Yung push na to. This might be no yung last na push nila. Kasi pag natalo pa sila dito, luging-lugi na talaga sila. Papasukin nila. Oh. Dito alam. Wait! Gusto nila rumekta! They wanted this one. Vortex kay Bane. Bane mamamatay pero nahuli agad dito yung ating moon. Pit of Malice, wala. Galing dito sa side ng Underlord. Ayan, nahuli na nga na Pit of Malice dito. Yung ating Disruptor. Na-hex pa yung Disruptor, mga sir. And the song na naman. Wait. 3 versus 5 yan ha. Pero yung Underlord, napakapunat. Mamamatay dito si Ninja Boogie. Zeus nakuha ng Mineski. Hindi pa rin nila nag-go noon. Kasi kahit Underlord ang natira, wala silang damage doon. Si Mushi, hindi niya pinasok. Pero nakuha na yung... Hindi ko alam kung anong ginusto nila pumasok doon. Gusto lang ba talaga nila makakuha ng kill or they wanted more pero nagkaroon lang ng problema. Nakapasok na kasi yung Kunkka sa... Kunkka dapat ang main objective doon. Mm-hmm. Underlord at saka Kunkka, sila lang magdedepensa. Nahihirapan pa rin itong Mineski na i-close down ang ating laban. Yun. Yun pala. Kala ko kasi gusto nila rekta ito. Basagin na nila to eh. Pero pumasok yung Storm Spirit. Yun lang. Bane lang yung nakita eh. Oh, Bane. Pero yung Zeus pala, sadyang patay na daw. Mm-mm. Hindi na nila kaya. Hindi lang sa hindi nila kaya, hindi na. Ilang Daedalus ni Kunkka after the double? Meron siya. Nag-dagger na lang siya. Nag-dagger muna. Mm. At si Mushi naman, kukuha nung basher. Ano kaya yung Abyssal, ayun? Abyssal. Reincarnation cast Rate Fire Blast. Aantay nila mag-respond dito ang Disruptor. Roshan, malapit na rin makapag-Roshan fight na naman. 25, anong kinuha? Rolling Thunder cooldown. Ilang seconds ba yung cooldown? What? Minus 35? Yun lang.
Ang bilis na rin ng cooldown ng Rolling Thunder. Isa din to si Ice na siya shutdown talaga siya ni Paparazzi. Yung Rapture. So, plus 7, no? Plus 7 na Fiend's Grip duration. Matindi talaga yung kapit. Matindi yung pangangailangan. Ano kayang gagawin dito ng Vici Gaming? Sila pa nag-smoke. Yun, matatagpuan nila Naga sa rin. Na Rapture! Binigay nila sa Naga. Hindi makakagalaw yan. Na-hex dito yung ating Bloodseeker. Static Storm binigay. Rolling Thunder by Ice. Ghost Ship. Ibinataw pero BKB kinumita dito ni Moon. Paparazzi, delikado pa. Mamamatay ka ba? E napagandang song. Pero Paparazzi, yung pinokus dito ng Mineski. Buyback na agad dito yung Bloodseeker. Nahuli pa ng pitong malis yung pangulir natin mga kaibigan. Nagkakabulan. And Mushi, tingnan mo naman yung ginagawa niya dito sa Bane. Hindi makapagbato ng Fiend's Grip yung Bane. And the Vortex. Zip in, zip out na dito para kay Moon. Nagpop yung kanyang Lincoln Spear. Mushi with the right click. Pero naku, na-hex! Na-hex si Mushi! Na-silence pa, Pit of Malice will catch the Great King. Wala pang mana dito ang Storm, pero hindi nila patay. Pa kayang i-close down. Ito si Mushi, patay magre-respond si Mushi. Pa yan, magre-respond. Storm, babalik ba? Kinakailangan ng mana. Si Mushi, nag-iisa na lang dito. Fiend's Grip, wasak ba? Mushi, will you be taken out? Napaganda sustain dito may ice. But then Mushi na-hex at mamamatay pa si Mushi. Babalik ng Storm Jazz, eto na. Pero wala na silang hitter dyan. Gusto nila yung ice. Mas gusto nila to. Dagger out. Yun, nakapag dagger out pag pang-goal yan. Mas gusto nila yung ice kasi mainit yung panahon. So sumala yung Mimamer, yun lang. Naibuhos nila lahat sa ating Bloodseeker. Pero may buyback eh. At naubos na yung mana ng Storm. Pwede nilang i-go ng go yun. Nakapos pa. Roshan dito magre-respond na any moment. Nagkawatak-watak din sila doon eh. Medyo messy yung team fight. Yung nag-coordinate lang doon yung Static Storm dito sa may taas. Nirekta talaga nila itong Bloodseeker. Roshan, hinaantay yata yung Aegis eh. 10 seconds for Roshan to respond. Walang Wraith King. Wala silang Wraith King. Makukuha na naman to ng Vici. Aegis advantage. Sayang yung Hammer. Oops, pupush. Lalaban dito, lalaban yung Vici Gaming mga sir. Mas gusto nila yung makapick up muna sila bago sila kumuha ng Aegis eh. Yun, ahatras lang sila. Uunahan na ba? Yung Storm Spirit nandito medyo... Sabi niya, habol lang ako. Habol. Ang update nitong Storm, nitong Zeus ha, pag nakakuha ng Refresher. Double Rat, double Nimbus. Oops, Storm Spirit. Kino-contest pa rin, kino-contest. Zip out lang yung gagawin dito ng Mineski. Pero kailangan nila antayin yung Wraith King eh. Wala si Mushi. Medyo makunat ang Roshan dito ha. 20 Network. Seconds. Po, saglit. 20 seconds for Wraith King to respond. Malapit na yan. At nag-hesitate pa ang Vici ngayon. Ayaw nila ma-set up anong song. Kasi yan oh, may Blink Dagger. Sleep song lang yan eh. At saka Static Storm sa gitna nila. Tapos yung buhay. The next ideal target for Mineski is the Bloodseeker. Pit of Malice. Nahuli dito yung dalawa. At napagandang song pa. Pero naku, hindi siya makalapit. Na-hex yung Disruptor. And now, Baby Shark! Mamamatay ang Ninja Boogie dito, mga sir. Sa side ng Mineski. Nabuhay nga dito si Mushi, pero patay naman si Ninja Boogie. Out na agad. Out. Ang ideal target dito ng Mineski, ha, yung Bloodseeker. Pwede nilang erecta ulit yung Bloodseeker para pag napatay, magiging advantage sa kanila. Yeah. Wala nang buyback dyan. Uy, finurse dito Disruptor. Ng Disruptor yung buyback. Kasi akala nila, nagro-roshan etong Vici. Nandiyan lang. Refresher Shard. Refresher Orb. Yung Naga. Refresher Orb para sa Naga. Dito sila. Nakaregroup lang. Maantay lang din dito eh. Zip in. Ayan na yung Hex and Malevolence. Patay dito si Fenrir. Hindi pa tumama. Uy, nag-limps back. Yun lang. Ayun, pwede pa silang gumawa. Uwe. Bloodseeker yung susunod na target dito na Ice. Pero mag-wear off yung kanyang Rolling Thunder. And now Baby Shark, kinumit na rin. But then Mineski, they have the Roshan. All for themselves. 60 seconds for Bane to respond. Eto na po yung Roshan na attempt. Napakalapit lang nitong Vici. Nagamit. Asa na yung setup? Walang Bane dito. Ice. Nag-aabang lang dito sa may likod. Oh. Sinasacrifice na lang ang kanya pag-box out dyan para makuha nitong objective. Yes. At ayan, ang tanong dito, pag nakuha naman nila yung Refresher Shard, ibibigay ba nila kay Mushi? Or the same pa rin kung nasa Disruptor pa rin at saka sa Storm ang Aegis? Ayan, makukuha na nga ng Mineski ngayon
ang pang-apat na Roshan. And refresher shard. Sanang refresher? Ayun. Refresher na i-disrupt. Uy, dininay! Ba't dininay? Napakampante! Dininay ni Moon yung Aegis! Na-deny yun? No need Aegis daw! Tinip niya dito. Dininay yung Aegis. Sabi niya, di na natin kailangan ng Aegis of the Immortal. Rektahin na natin to bigla. Yun lang. So binigay nila kay Disruptor. Reported. Binigay nila kay Disruptor ang refresher. Pwede din sa Naga ha, para double sleep. Hindi, may refresher orb na din kasi yung Naga eh. Ayun, refresher orb for Naga. No need daw, no need yung Aegis. No need. KYXY Aegis deny. Ayan. Brings back memories for Mushi. Oh, Diyos ko po. Naku po. Tinip. Tinip ni Mushi. Na-excite. Deja vu for Mushi, ha? Akyat. Ko, pero ito, mag-aabag din. Kasi yung lamang nasa Mineski pa rin, may refresher shard pa rin sila dito at mga refresher orb. Eh. At wala pang patay. Kompleto lahat ng ulti nila. Nasa kanila yung element of surprise. Pero aggressive pa rin dito yung Mineski. Grabe yung salita ng net worth, ha? Lamang na 10,000. Kanina, Vici, lamang na 10,000. Ngayon, nasa side na naman ng Mineski. Pero hindi na to laban ng farming. Laban to ng buybacks. Tsaka isa pa, laban ng, ano tawag dito, initiation. Oh, initiation. And 67 minutes nga pala tayo, Jazz. 70 minutes yan. Tiwala lang. 70 minutes yan. Naku, pag natalo dito ang Mineski, aasim talaga to si Mushi kay Moon. Seryoso. Oh, seryosong yun. Paano ages din ay? Pwede mo i-A. Oo. Oh. Umi-A. Ayun, Persense. Ayun, Persense. Hello. Persense C. Shout out thank sa you. Thank you for subscribing. Ayan. Buyback status na lang, Jazz. Tingnan natin. Ayan, sige. Buyback status. Kasi hindi na to game of farming. Eh. Ayan. You wanna talk upstairs? Naku. Talaga. Mamaya akyat. Talaga. Akyat talaga. Upstairs talaga yan. Baka kasi no need na daw. Pero eto, 11 na naman. Mabu-burst down ba nila si 11? Ito, yun yung tanong. Open na dito yung bottom lane. Pwede gumawa ang Mineski dito na makipag-clash. At watak-watak pa sila. Hindi pa nila alam saan sila pupunta. Dito yung dalawa. Na-rapture pa dito yung ating eyes. Pero naku po, ayan na yung sleep. Song. Baby Shark. Static Storm. On to rapture, two. Rapture, ang sakit. Ay, na-rapture naku, pa. Ang sakit. Ayan pa, Kuya Eddie. Nandito na pumasok sa loob. Binigay na nila the Hex onto Zeus, mga kaibigan. Ayan pa, may Static Storm pa itong Disruptor natin pero naka-silence na siya so far. BKB spin up na rin nila. Takbuhan na Moon. Kung pinulot mo yung Aegis kanina, buhay ka pa sana. The refresher. Ayan na yung Static tikit, Storm. Tikit. Uy, up! Tatlo sila dito pumasok! Nako, eto lang. Dito matatalo yung Bulaga. Buyback na agad dito si Ori. Fenrir naman dito magtatago pa. And Paparazzi will be taken out. He doesn't have the buyback. Torrent. On to Pangolier. Glimpse back ginamit. Pero Pangolier ni Ice. Mabibigyan. At hindi pa makakapush dito ang Mineski. Nakapag-commit pa ng buyback ang Kunkka. Kinakailangan pa nila ng another sleep dyan ha. Dalawang sleep na ang nagasto commit. Doon. Oo. Yung refresher din, nagamit, oh, nagamit na rin for Disruptor. Ayan, makakapush pa sila kasi yung under napakabutat. Na siren na pits grip. Pero pumasok si Moon dito mga sir. Popping is BKB in hopes of saving that Naga. Bane na naman ilang beses na. Pero Fenrir na bigyan na mamamatay na naman dito yung ating support sa Vici Gaming. Walang mana dito yung Storm. At aatras ba sila? Di kaya si 11. No, kinakapos pa ng mana yung Storm. Kinakapos pa. At dahil wala siyang Aegis, hindi niya pwedeng isakripisyo yung dive-in niya dyan. Ayan yung consequence. Ayan yung consequence for the side of Mineski, ah. Nanalo man sila doon sa clash na yon, pero hindi pa nila na-close down. And may chance na naman for Vici. 70 minutes in. Wala pa. Wala pang ano. Basic lang. Close out dito. Hex. Uy, whole Hex na yata to, ah. May Hex yung Underlord. May Hex yung Zeus. Meron pang Moon Shard. Ikinonsume nata ng Underlord. Free hit tong Underlord mamaya. Saan niya yung bibigay? Ewan ko. Kunkka? Kunkka ba? Titingnan natin mamaya. We'll see. Pwede naman sa kanya. Kasi pinapabayaan na siya eh. Para meron siyang right click lang doon sa loob. Ayan. 120 minutes is real. Tago-tago muna. Kasi baka mauli kayo. Zip out, Moon. Sama-sama jutsu din dito yung Vici Gaming. Wala pa yung Bane. Wala pa yung Bloodseeker. Dahil dito kay Junior Smith. JR Smith talaga. Na Junior Smith tayo. Nag
Yan. Si pero napakayaman ng Zusa, napakayaman may Hex. Uy, andyan Underlord. Hindi lang nahuli. Hindi lang na-glimpse, hindi man lang na-pull ng Storm. Double over daw. Over na over talaga. Nakaregroup dito yung Mineski na sa top lane sila. Vici, nakuha ng creeps dito yung sa bottom range racks. Inuna na nila. Pero Vici Gaming, kapag hindi kayang i-burst down ng Mineski yung Underlord, nasa kanila pa rin yung alas dito kahit 16k net worth dito para sa Mineski. Pero lalamang pa rin ng Mineski ngayon, Jazz, kasi aantayin lang nila na makapag-cooldown ang mga refresher ng support. That will be double sleep, double static storm. Naga Siren, cooldown na. Magkukooldown na to. Cooldown na to, Naga Siren. Ang maganda rin sa Mineski, unahan dapat nila dito yung Underlord. Kasi so far, mahirap nang lumabas eh. Kapag Vici Gaming ka, mahirap lumabas dito sa... Mahirap lumabas sa bahay. Dago ni Junior Smith. Ayun na mga sir. Nag-smoke na yung Mineski. Merong double ulti for the double supports for Mineski. Ito na yung chance dito. Nila. Aantay natin. At yung Hex, ready yung Hex dito ng Storm Spirit. Walang buyback dito ang Kunkka, pero may buyback si Paparazzi. Nandiyan, nakita ni si Paparazzi. Oy, ayun na, huli. Ayun yung Vortex, mga kaibigan. Diyos ko po, Mineski, are they doing it? Napatulog pa din yung Bloodseeker, but yung Bloodseeker will be taken out. Yes, the buyback, pinasok pa. Nahuli dito yung Moon. Na-hex, nahawakan. Doon natalo yung Itbulaga. Pero eto na yung Song, galing sa likod. Static Storm, pinagpatong-patong na. Ayan pa yung... Kinetic Field Static Storm combo mga sir. Buhay na buhay pa dito si Mushi. Yun lang, jabs will fall. Buybacks committed sa side ng Mineski. And Mushi, lumalaban. Ninja Boogie, triple kill by Ori. And dahil doon, babalikpan. Naiwan pa si Mushi dito. At wala nang pang-goalier. Wala nang Naga Siren. Magre-respond siya. Round nasa likod. Storm, may mana pa. Pero iiwanan nila. Hindi niya na. Hindi niya kayang i-sacrifice yung sarili niya rin doon. Doon sila nagka-problema eh. Yung Storm, ang bilis. Bumayback dito, Storm Spirit, Naga, tsaka yung Bloodseeker. Ang layo din ni Ninja Boogie ha. Binabox out niya para i-sacrifice yung kanya sarili. Hindi kaya talaga. Hindi sa hater ako mga sir ha. I'm just stating the facts. Hindi talaga nila kaya sa 11 na. Mahirap. Ayan o, yung Moonshard binigay pa sa Bloodseeker. Bloodseeker, nakaka-free hit yung Bloodseeker. Ang sakit. Sasakta din eh. May buyback na doon ng Bloodseeker. Kahit walang buyback yung Kunkka for 4 minutes that napabayaan. Time. Napabayaan. Kumbaga ito yung klase ng tao na napabayaan sa kusina. Yan talaga. Meron pa siyang 3,000 na. Pwede siyang bumili ulit ng Moonshard pero nire-reserva niya yan sa buyback. Aggressive na ngayon. Ang Vici nasa top lane na. Sala yung gusto. 16k kanina yung net worth lead ng Mineski. Pero eto ha, na-hex. Eto, kakayanin ba nila? Pero nandito si Paparazzi sa may backline lang. And 11 will try to continue pushing in. Yan, napakakunat ng Underlord. Nakapag-crimson card. Ginagaw nila. Alapan pa yan mga sir. Underlord, eto na! Mamamatay ba? Yun lang! Mamamatay na si 11 dito mga kaibigan. It's time para dito sa side ng Mineski. Pero may buyback yung ating 11. Babak na muna yung Vici Gaming kasi eto yung baba nila. Kailangan rin nilang bantayan to. Pumupush in yung mga creeps sa baba. Pwede i-force ng Mineski ngayon ang buyback ng Underlord para sa next clash magkaalaman na. Magkaalaman. Eto na. Dito talaga magkakaalaman siya. Naku, Divine. Divine Rapira. Kinuha na dito ng Kunkka ang kanyang Shadow Blade. Ilang critical niyan? Naku, 700. Sobra yung damage. 700. Plus yung crit na itong cleave. Ay, eto. Yung cleave plus eto. Yung crit. 30%. Almost 720 damage lahat-lahat eh. May critical pa. Yung lang si Penelope nabigyan. May nabigyan. Nakakatakot. But then, kapag napatay din nila yung Kunkka, yung Mineski, pag na-hex nila yun, charity work. Kinakailangan din nilang i-hex tong Kunkka. Yun. Pinoproblema nila yung Underlord dito ha. And hindi pa nila alam yung Kunkka dyan na may Rapira din. May surprise attack din dito ang Vici. 1K plus. 75 minutes in, 46-42 ang score. Lamang ang Mineski ng 6,000 gold. Roshan, mabubuhay in 35 seconds. Naku. Ito lang. I-deny nyo pa ba ulit? Oo. Or aakyat ka na sa upstairs? Palagay one hit delete sa support ng Mineski. Yun nga eh. Kung umiinit katawan mo, umiinit nyo yung puwet ko dito. Diyos ko. Sa kakaupo. Ayan, shoutout nga pala kay Gwyneth Moore.
Gunthorn. Dalawang sleep, dalawang static storm. Meron ding dagger dito si Disruptor, ah. Dalawa yung support for Mineski, napakayaman compared sa support dito ng Vici. Ang Zeus lang yung nakapag-farm dyan. Eto na, Mineski going in sa top lane. Eto na mga sir, static storm. Walang buyback yan! Na. Diyos ko po, mamamatay yung buyback, may buyback. Yes, the buyback, pero simulang lalaban pa rin. Guardian Creeps, ginamit na rin nila dito mga kaibigan. Round 2 daw sabi ni Eleven. Kala nyo kayo lang ha. Pero lalaban ba? Mineski, magbaback na. Aegis, priority number 1 para sa side ng Mineski. Akala ko na force buyback na nila yun. Kaya nga, nakapag-respond na pala yung Underlord. Ayan, yung force buyback dyan. Mineski, fifth Roshan na to. At i-deny ba to? Grab. Hindi na. Tingnan natin. Priority number 1, etong Roshan. Vici, napakalayo at makukuha na ng Mineski ngayon. Etong panglima. Malayo yan, Jazz. Hindi nila yan maaabutan. Hindi na maaabutan. Ayan o. Oh, deny. Junior Smith. Hindi na. JR Smith. Ang refresher binigay kay Pangolier. Pwede lang ibigay sa Naga Siren eh. Mm-hmm. Or Disruptor. Dapat daw tuloy basag. Pero mahirap din. Ano kayang gagawin dito na Mineski? Nasa kanila na ulit. Yung Aegis Chiefs at Refresher Shard. Parang i-transfer yun eh. Itatransfer ba yun ni Pangolier? Nasa kanya pa rin yung refresher ba? Ayan, i-transfer niya muna siguro. Or kay Pangolier ibibigay? Hindi na nila iniinda si Mushi eh. Hindi natin napapansin sa Clash Mushi, no? Palaging storm na lang. Tsaka yung combo nung kanilang support. And Mushi ngayon may Bloodthorn. Ayan, masakit din yan. Na-anticipate na dito ng Vici Gaming yung high ground push ng Mineski. Kapag wala na si Eleven, Mineski, wala na rin silang problema. Ayan. Ano kayang gagawin dito? Uy, t-shirts engineering sa MSU. Ayan, shoutout sa iyo, Bokels. Ayan. Nasa mid lane na Mineski ngayon. May arcane rune pa dito si Muna. Maganda yan na lang. Mana for Storm. Tsaka burst ng kanyang mga skill. Malayo-layo pa yung arcane rune. Papapalaban dito yung Vici Gaming. Mineski, nag-aantay lang din sila ng right timing eh. Yun ang kailangan ng Mineski dito. Oh. They will win this series kapag na-hit nila. Yan! Na, pinasok na! Magpapap yung Zeus! Magpapap dito yung Aeon Disc. Pero wasak yung mukha nila, Anam. He has the buyback. Babuyback ba dito yung Zeus? May Thunder God's Rod pa siya. May Nimbus pa siya na pwedeng iba to. Magkukooldown dito ang mana ng Storm. Nag-Glimpse back. Ayan na, papasukin ulit. Pero naku, na-cancel yung Glimpse. Na-X-mark doon. Babalik doon ang na-rect pa nila. Na-rapture si Raid King. Pero may pangalawang buhay itong Mushi natin, ha? Ayan. May pangalawang buhay yan. Mali yun na rapture. Mali. And Mineski, lalamang sila sa setup. At mag-expire na dyan. Si Mushi may reincarnation pa dito at saka 50% HP. Nasa loob na ng teritoryo ang Mineski. May sleep. Op. Pit of Malice. Hindi na tinuloy yung Pit of Malice. May buyback pa yung Zeus, hindi pa kinukumit. Hindi ko kinukumit kasi di pa daw kailangan. Kumbaga, patience. Patience from Mineski. I mean, Vici. Patience from Lanam. Yun yung kailangan nila dito. Ayan, may divine pa yung Kunkka Jazz. Nakalimutan natin. Kahit sobrang intense ng setup ng Mineski. Yung divine, ayun, speaking about divine. Naku, napunit agad ang buhay ni Mushi. Going in! Pasok. Ayun o, gustong pumatay o. Zip in, zip out lang ginagawa dito ni Moon. Ginugulo niya ng iinis para mabaliw dito yung Vici Gaming. Slow siege din yung Mineski yung ginagawa nila dito sa may mid lane para mabasag yung tier 3 tower. Ayun naman, X-Mark ulit, namatay agad. Yun lang, namatay si Mushi. Pero napakabilis. Thunder sa dalawa, Static Storm, pinagpatong na. Here comes pasok, the Vortex. Pasok. Diyos ko po, Kunkka, mamamatay ba? BKB, pinap niya rin dito. Naku, na-hex pa dito yung Kunkka. Divine, pulutin nyo na yung sleep. Kinumit na dito mga kaibigan. Double sleep, ayan mga sir. Ay, naku, yung Divine. Kanino napunta? Kanino napunta? Nasa lupa pa ba yung Divine? Nako. Double sleep! Aalis dito ang Mineski. Si Pangolier hindi makaalis. Hindi makaalis yung Pangolier. Grabe yung Pit of Malice at saka Nimbus. Hindi makaruling Thunder. Pero yung Yawarapira. Yun lang. Na-drop. Kinabahan ng konti yung Kunkka. Kasi na-drop yung Rapira. Nasa ground lang. At buyback, nakpulot ito ulit. Nakakungka ulit. Nasa kungka ulit yung Rapira, mga sir. Walang buyback dito ang Naga Siren. Meron na. 3 seconds lang yun pala. Pangolier, meron. And Vici, mag-proposit sila sa mid lane. Laman pa rin ng Mineski sa farming, ah.
Ay, may Aether Lens na yung Bane. Ayan na yung buyback. Lalaban sila kasi meron na huli. Nahuli yung Bloodseeker. TP's coming in. Ito pa yung Baby Shark. Binigay BKB kinuwit na ni Mushi, mga sir. Lalaban dito yung BG Gaming. Ayan na nga. Uy, ayun, anong nangyari? Biglang nag-pop yung Aegis at namatay dito yung Storm Spirit. Ako po, Pangolier. Kakabuyback mo lang. You have no buyback. Pag napitas ka pa. And Pangolier will be taken out. Napatulog pa yung Raid King. May reincarnation siya dito. May pangalawang buhay. Pero hindi kasi Jesus Christ. Hindi ka immortal. Magre-respond pa yan ulit. Pero wala pa Storm. Nagpapakita. Sinigay. Mamamatay din si Mushi. Susunod pa yung Storm Spirit. Pero Lanam will fall. Buyback yung Zeus. Zip in, zip out na naman dito yung ating Storm Spirit. Pupush pa dito yung ating VG Gaming. Outnumbered sila. Ngayon, si Mushi. Ay, nagsung! Go upstairs. Ang layo nung sung eh. Pupush yung Underlord. Pupush yung Underlord. Nila. Merong creeps dito ng VG. Walang buyback yung dalawang heroes dito ng Mineski. Kaya Paparazzi and Eleven. Gugustuhin nila to mga sir. Pero yung ito, yung top lane, no, pinupush din. Pero walang travel dyan. Itong Mineski. Mapupush na dito sa top. Orb din yung Storm Spirit. I mean, oh, yung Storm Spirit nga. Pero hindi pa nila kino-close out. Meron ayaw sila, nila i-close out. Kasi pag napatay, ayan na ulit yung Vortex Pit of Malice. Nahuli si Moon, mga sir. Static Storm, binigay na rin dito. Pero nakapag-BKB silang lahat. And Disruptor, pabibigyan ka ba boy? Na-Hex, na-Silence. At yung ating Underlord, buhay na buhay pa. Tinatanggilat ang damage. Naga-Siren naman dito, malilintikan. Nako, nakailang stun na yung Bloodseeker. Na-Rapture pa siya. Yes, no buyback. Pero yung bahay, binabasag na rin. Ayan, pupunta ba ang Mineski? Naiwan doon. Naku, pumapalagpa kasi meron pang Storm. Lumalaban yung Storm Spirit, hindi pa namatay. Wala siyang buyback mga sir ha. Cooldown pa yung buyback ni Mushi. At naka, right on time, naka-buyback siya nung pinapasok na nung Vici. Yung bahay, pero dalawang lanes. Wala na dito sa side ng Mineski. Bottom lane na lang yung titira. At 83 minutes na nga tayo mga pare. At grabe, 120, 2 hours ba tayo ngayon? Batak. Batak na batak yung laban ha. Sakit. Sakit nga ng kungkay. Pero ang magandang gawin dito ng Mineski, slip lang. Naga-slip. Basag. Slip. Pero yun lang. Naku, may napita sila. May napita sila. May importante to. Matay. Importante. Underlord, walang buyback dito. Buyback. Ang Zeus din. Wala ding buyback. Mineski. Ito, yung maganda sa side ng Mineski. Naku, anyari sa Underlord, ba't siya nagprolong doon sa bottom lane? Akala niya, sobrang kunat niya. Nabaliw. Nagkamali sila. Nag-choke sa late game. Nabaliw. Nabaliw yung Underlord. Meron pa ang Divine dito yung Kungka. Ang Zeus, maaabutan pa yung push ng Mineski. Pang-refresh sa item. Yung, ayan o, double, para makapag-hex siya agad, yung Storm Spirit. Dep lang muna yung gagawin dito. Tagal pa yung Roshan? Matagal pa? Yung Mineski, kailangan nila i-take advantage dito yung wala na, walang Underlord eh. Oo nga eh, passive pa rin sila. Pero may binabalak to, ayan. Pupunta na sila sa mid. May refresher din ng Storm. Oo. Double pull. Second skill lang worth it for the refresher nitong Storm eh. So anong gagawin dito ng Mineski ngayon? Sila na naman nag-aantay. Pag nabuhay ulit, ayan o, may buyback na yung Underlord. Sobrang yaman din ng Disruptor, 5,000. Gusto niya mag-guard. Pag tinasok nila dito yung Vici, pag matatalo na naman sila ng Vici sa Clash, pupush na naman yung Vici. Tapos matatalo yung Vici dito sa taas, pupush na naman yung Mineski. Paulit-ulit yung mangyayari kapag walang ginagawang bago yung Mineski. At dyan, Jazz, 40 seconds, ang Underlord, hindi pa makakapush ang Mineski. Andyan na yung push, may refresher for Mushi, may refresher na ngayon. Yung, Diyos ko po. Pupunta pa lang sa courier. Pupunta pa lang sa courier yung refresher. May heart na dito yung Disruptor. Napakakuna. Grabe naman to. Sa Hex din yung refresher. Ang daming item nung Storm eh. Ayun o, Shiba's, Bloodthorn. At saka si Pangolier, kakapick off lang Dagon. Na Octarine. Kakapick off lang. Dagon. Nandyan na yung refresher ng Raid King. Ito na. Mamaya. Magpa 5 on 5 na naman to. At online na lahat ng skill. Buhay na yung Underlord. May buyback yan. Si Paparazzi lang may buyback, no? Pag nag-clash dito yung Mineski. Ang yaman ng Disruptor, eh. Naka-heart ka pa ba naman, boy? Na support. Grabe tong larong to. Pero lahat, walang buyback. 86 minutes na tayo, mga tropa. 8,000 na kalamangan for Mineski.
hold on na hold on pa rin sila. Even na maging Mega Crips do, kaya to eh. Kasi may Kunkka, may Zeus. I mean, sakit din ang first kill ng Zeus. This is how a lower bracket match should be. No? Mm. Kasi intense na intense. Intense na intense. Do or die talaga. Kahit na secure na nila yung TI, laban pa rin. Parehas sila naka-secure na ba? Vici wala pa. Oo. Yung Mineski secured na sa TI, invited na sila. Oo. Yung net worth guys, hindi na to labanan ng net worth na eh. Labanan na to. Ba, kaya na maglalaban na sila. Op. Pinifake Mushi nakapag invisibility, may dagger yan. Yun lang yung Storm Spirit nahuli dito. Pero yung mamamatay agad. Storm Spirit, what the? What the hex? Ayan na yung sleep, pero Mushi, ayan na yung hila, pero may tatama pa. Naku, pumagitna, ba't ka tumaba? Tumama sa'yo, boy. Tinatagal ni Mushi yung armlet niya. Na-hex dito. X-mark the spot. Static storm. The stun. Naku po, kawawa dito yung si Jabs, mga sir. At two Uber goes na. Down. Uber na bigla. Ayan, no. Gusto nilang ulihin si Mushi. Huling-huli to na X-mark, pero may DKB. Kinamit. Glimpse back din dun sa Bloodseeker. Pero Mushi, wapak! Grabe, two hits. May divine yung Kunkka na sa harap. Mushi magre-respond ngayon. Tumalis. And Mushi, he doesn't have the buyback. Tatlong heroes dito ng Mineski, wala na. Kinakailangan na lang ng Vici paangatin yung kanilang creeps para dediretso na sila sa push hanggang sa throne. Pangolier at saka Disruptor. Hinahanap yung Pangolier na. Hinex. Naku po, nila Lightning, Pangolier. Anong gagawin mo? Yung Scepter. Pero nandito na yung Kunkka. Uy, surprise, mother, father. Grabe yung critical. Rolling Thunder. 1,900. GG, tinawag na after 87 grueling minutes. Napakasarap ng laban. At napakasarap ng pagkain ko after neto. Robbing kubuhan. Recap. Woo! Kala ko 100 minutes kasi yung record ko na pinakamahabang game 127 minutes or 107 minutes TI7 BP versus Liquid game 1 din yun. Isa lang masasabi ko, Jazz. Oo. Na Junior Smith tayo. Na Junior Smith tayo. Kaya yun. Na Junior Smith talaga. Sakit sa ulo. Sakit nun sa puso, ah. Nagkamali yung Mineski doon. Ang papel nitong Storm Spirit eh. Oo nga, makulit. Pero pag nahuli, may kalalagyan. Oh, may kalalagyan. At saka sakto-sakto yung Fiend's Grip ng huli. Wala na talagang kawala. Oo. At saka isa pa, yung Nimbus at saka yung Pit of Malice. Sobrang hirap nun. Ang tagal nung huli nun. Ang tagal nung... Si Ice, hindi na nakakalis dun eh. Pag nahuli si Ice. Ayun. Na Junior Smith tayo dun. Na Junior. Pero yun nga mga kaibigan, shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan. Ilan ba tayo ngayon? 2,000 plus. Ayun. Six. Ha? 2-6. Ayun, shoutout sa 2-6 na viewers natin. Pero Vici Gaming taking game 1. Ang tanong, makakabawi ba yung Mineski ng game 2? Or makakatutuloy-tuloy yung Vici Gaming natin? Kinakailangan nilang i-regroup nila sarili nila kasi crucial na crucial yun eh. Yung ginawa doon ni Moon. So ayun, si Madapaka na naman. Ayun. May shoutout sa pang pizza namin dyan, pang dinner namin. Naku, nagda-diet tayo, Jess, pero... Hindi, okay yun. Okay yun. I mean, okay yun siya kasi pizza yun eh. Mm-hmm. Hindi yun kanin na type of carbs eh. Yun. Pero yun na. Shoutout nga pala sa viewers natin. Maraming salamat. Kita-kits tayo for game number 2. Huwag kayong aalis dyan. Stick around. Tatlong 80 minutes ba? Sian. Kaya? Kaya mo yan. Kaya yan. Kasi ikaw naman. Kaya mo yan. Rap natin alam, no? Pero yun na mga kaibigan. Game 2. Huwag kayong aalis dyan. Dito lang sa One Boy X Combo.